Happy 2 years anniversary po sa ating channel, mga idol. Ito po si Supremo. And gusto kong magpapasalamat sa lahat, lalong-lalo na sa ating mga member. Maraming salamat sa inyong support, mga idol, sa laging nagko-comment sa ating mga upload, sa laging nakikinig at nakaantabay. Maraming salamat sa inyo, mga idol. Wala ako dito kung wala din kayo. Maraming salamat sa inyong support. Nais ko lang magpasalamat sa lahat. Dumating tayo ng 2 years at nandito pa rin tayo, nagbibigay ng saya sa inyo. Ipangako ko sa inyo, mga idol, hanggang malakas pa yung katawan natin, patuloy akong magbibigay ng mga pinto sa inyo. Sa katotohanan, mga idol, tumigil na po ako sa pagiging instructor and nag-focus na po ako sa pagiging YouTuber. Sana gabayan ako ng Panginoon at patuloy niyo akong suportahan. Maraming salamat sa inyo lahat, mga idol, at buhay pa yung lahat. Shoutout sa lahat, mga idol. Ang mga upload natin ngayon, mga idol, ay isang compilation sa istorya ni Badong bilang paggunita sa napakagandang istorya dito sa ating channel. Sana tangkilikin ninyo ito, mga idol. Mahaba-haba din ito. Nasa 2 hours po ang ating istorya na ilalapag bawat araw. At sana, mga idol, huwag nyong kalimutang mag-subscribe at i-share para matulungan nyo akong makaabot ng 50,000 subscriber pagkatapos ng taong ito. Sa mga OFW, mabuhay po kayong lahat, mga idol. Simula na po natin ang ating kwento. Sa bilis ng kilos nitong si Badong, gulat na gulat ang kanilang mga kalaban sa bigla ang pagsulpot nito sa kanilang pinagtataguan. 5 ang nakita nitong si Badong na nakatago doon sa likod ng mga kakahuyan. Agad na pinalo nito ang isa sa ulo. Hindi na ito nakailag pa dahil na rin sa pagkagulat at sa bilis ni Badong. Agad na nabasag ang bungo nito at nawalan agad ng buhay pagbagsak sa lupa. Nagpulasan agad ang mga kasama nito. Ang isa, itinutok agad nito ang dalang baril kay Badong. Ngunit agad na napapahiyaw ito nang tamaan ni Badong ng dalawang magkasunod na hampas gamit ang pamalong tubo sa braso at dibdib. Isang paikot na sipa ang ginawa nitong si Badong na tumama naman sa liig ng kanyang kalaban. Agad itong tumalsik ng ilang metro dahil sa lakas at tumama pa ito doon sa puno ng kahoy. Natuhog pa ito doon sa isang nabaling sanga kaya agad itong namatay. Habang ang tatlo sa mga ito, nagawa na nitong pagbabarilin itong si Badong. Ngunit biglang nawala ito sa kanilang harapan at pagkatapos, agad na napahiyaw na naman ang isa nang hampasin ito ni Badong sa balikat at pagkatapos siniko nito ang mukha. Kaya agad itong napaluhod sa lupa at bumulwak ang dugo sa kanyang bibig. Habang ang dalawa, isang suntok ni Badong at nang tamaan ang isa sa panga, agad itong bumulagta na parang tinibag na saging at isang paikot na sipa naman doon sa isa pa. Tinamaan niya ito sa tagiliran. Agad itong napabuga ng hangin at napaluhod na ito sa lupa sa sobrang sakit na naramdaman. At isang palo pa sa ulo sa mga ito, patay na ang tatlo pagbulagta nito sa lupa. Napapalaban na din sina Dr. Maki at itong si Tatamak. 8 ang kanilang kalaban na may dalang mga itak at mga baril. Napatay na ni Tatamak ang isa nang tamaan niya ito ng taga sa paa, braso at ulo. Habang itong si Dr. Maki, napatumba na din niya ang isa pa at kasalukuyang pinagsasapak ang isa sa mukha. Basag-basag na nga ang mukha nito at nang matumba ito sa lupa, agad itong nawalan ng malay. Hindi kasi maasinta ng mga kalaban sina Dr. Maki at Tatamak dahil sa bilis ng kilos ng dalawa. Lumaylay agad ang ulo ng isa nang tamaan naman ni Tatamak sa liig ng isang pagtaga at isang pagsaksak sa dibdib naman doon sa isa pa. Agad itong napangasab at napabuga ng dugo. Gamit naman ni Dr. Maki ang patsikorno at bawat tamaan ng kanyang sapak, agad na tatalsik ang mga dugo nito galing sa ilong at bibig.
umigpaw itong si Dr. Maki at ikinapit ang dalawang mga paa sa liig ng isang kalaban. At pagkatapos, itinumba na niya ito sa lupa at binali na niya nang tuluyan ang liig ng kanyang kalaban. Napatakbo na ang dalawa sa mga kalaban papunta doon sa mga kakahuyan. Takot na ang mga ito sa kanilang nasaksihan na kakaibang bilis at lakas ng mga kalaban nila ngayon. Ngunit biglang napatigil sa pagtakbo ang isa at bumulagta agad ito sa lupa. Nakaharang na pala si Badong sa kanila. Hinampas ito ni Badong sa liig, kaya agad na nabali ang mga buto nito sa liig at agaran na namatay pagbagsak sa lupa, habang ang isa hindi na ito nakakilos pa nang hampasin ni Badong ang tuhod nito. Agad itong napasigaw at natumba habang namimilipit ito sa sobrang sakit sa kanyang nabaling tuhod. Habang sinatatamak at Dr. Maki tuluyan nang tinapos nila ang lahat ng mga natitirang kalaban, wika agad nitong si Badong habang sinakal na ang isang kalaban na tinamaan niya sa may tuhod. Isinandal na ito ni Badong sa puno ng kahoy. Sabihin mo ngayon sa amin kung saan dinala ng mga kasamahan mo ang mga bihag, na saan ang pinakakuta ninyo. Hindi sumagot ang sinakal nitong si Badong dahil sa sobrang sakit na naramdaman ito at hirap din ito sa paghinga. Ibinagsak ito ni Badong sa lupa. Wikang muli ni Badong, "Hindi kami masasamang tao, ngunit kailangan namin na gawin ito. Sobra na ang kasamaan ninyo, kaya hindi na ako magdalawang isip na patayin ang mga masasamang tao na katulad ninyo. Kung hindi mo sasabihin sa amin ang kinaroroonan ng inyong kuta, maaaring tatapusin na din kita ngayon." Kaya habang nagsisigaw at nagmamakaawa, sinabi na nito kung saan maaaring dalhin ang mga dinukot ng kanilang mga kasamahan. Sa kabilang banda naman, na pang-abot na itong si Jinda at ang grupo naman nitong si Major Chito, at nakita na din nila ang dalawang sina Bunit at Basil na papalapit sa kanilang pinagtataguan. Nang biglang umaalingaungaw ang putukan, mabilis naman na napagulong ang dalawang magkaibigan. May daplis na tama itong si Bunit sa kanyang braso. Agad niyang pinunit ang kanyang damit at itinali niya ito sa kanyang sugat para maampat ang pagdurugo. Wika agad nitong si Basil, "May tama ka, Bunit. Okay ka lang ba?" "Walang anuman ito, Basil. Mababaw lamang ito at daplis lang." Agad na humanda ang dalawang magkaibigan. Sinipat nila ang mga pinanggagalingan ng mga putok. Agad na inihanda nitong si Basil ang kanyang dalang pana at inaasinta ang mga pinanggagalingan ng mga putok. Wikang muli nitong si Basil, "Kung may lalabas man sa mga kakahoyan na iyan, magiging katapusan na ng mga ito. Huwag silang magpapakita sa akin." Ang wika naman itong si Major Chito, "Tara na, kailangan natin na makalapit at tuluyan ng tapusin ang dalawang iyon." Wika naman itong si Jinda, "Mag-iingat kayong Medyo Chito. Kakaibang antas ang lakas ng mga iyan. Ilang buwan ko na silang nakasama at masasabi kong kakaiba ang kanilang lakas at galing sa pakikipaglaban. Jinda, kahit na gaano pa kagaling ang mga iyan, bubutasin ko ng bala ang kanilang mga katawan." Ngunit napatigil ito sa pagsasalita nang may humahagibis na dalawang palaso. Agad na napaigik ang isa nang tamaan ito sa ulo. Bumulwak ang dugo galing sa bibig nito at agad na natumba sa lupa, habang ang isa naman napapalahaw ito nang tamaan sa dibdib. Napasandal agad ito doon sa puno ng kahoy habang may lumabas na din na dugo galing sa bibig nito. Agad itong namatay
nang may tumarak pa na isang kasunod na palaso sa liig nito. Nagulantang ang grupo nila ni Medyo Chito. Napamura na itong si Medyo Chito at wika nito sa mga kasamahan. Magsitago kayo, putik Jinda. May dalang mga pana pala ang mga ito. Sabi ko na sa iyo, Medyo Chito, hindi pangkaraniwan ang mga iyan. Kaya kailangan natin ng dubling ingat. Nagtago ang mga ito sa likod ng mga malalaking puno ng kahoy habang nagpaputok na din. Kahit hindi nila alam ang insaktong kinaroroonan nila ni Basil, sinubukan ng mga ito na paputukan ang pinagtataguan ng dalawang kalaban. Gumapang na din itong si Bunit sa mga damuhan papunta doon sa kanilang mga kalaban. Habang itong si Basil, umakyat na ito doon sa itaas ng puno ng kahoy para mas makita at maasinta niya ang kanilang mga kalaban. Lumipas ang ilang minuto, muling umusad naman ang grupo nila ni Jinda at Medyo Chito hanggang sa bumulaga sa kanila itong si Bunit na may dalang jungle bulo. Agad na tinagpas ang liig ng isa na sa gilid ng punong kahoy. Agad na napahawak ito sa kanyang tinamaan na liig habang sumisirit ang maraming mga dugo galing sa sugat nito at bumagsak paluhod ito sa lupa. Habang ang isa naman, mabilis na dinamba ito ni Bunit at itinumba sa lupa sabay ng pagtarak sa dalang patalim sa dibdib ng kanyang kalaban. Agad itong napangasab at tuluyang namatay nang muling itarak pa ni Bunit ang kanyang dalang patalim. Agad na binalingan ng grupo nila ni Medyo Chito at Jinda itong si Bunit at pinagbabaril na. Agad naman na napagulong itong si Bunit at umigpaw papunta doon sa mga damuhan para hindi tamaan ng mga bala. At dito na umaatake itong si Basil. Kitang-kita na niya ang mga kalaban habang pinagbabaril at hinahabol itong si Bunit. Nagpakawala ng mga pagpana itong si Basil at agad na tinamaan ang dalawa sa kalaban sa mga ulo. Agad na napaigik ang mga ito na tumba at agaran na namatay. Nagulat din sila Jinda at Medyo Chito sa galing ng kalaban na may hawak na pana. Kahit na tumatakbo pa ang kanilang mga kasamahan, nagagawa pa rin itong patamaan sa mga parte ng katawan ng tao na daling ikamatay. Sunod-sunod nang bumagsak ang mga tauhan nitong si Medyo Chito, kaya sumigaw na ito na magtago na muna ang mga ito. Ngunit huli na ang dalawang nasa unahan. Tumakbo ang mga ito papunta doon sa malaking puno ng kahoy para makapagtago. Ngunit inunahan na ito ni Basil. Agad na tinamaan ito sa liig, kaya agad itong bumulagta at namatay. Nagawa naman nung isa na makatago ng tuluyan doon sa likod ng mga puno ng kahoy. Ngunit nakita pa rin ni Basil ang paa nito, kaya ito ang kanyang inaasinta. Nang tamaan ito ni Basil, agad itong napasigaw. At dito na nakita ni Basil at nasinta ang ulo ng kalaban. Tumarak ang palaso ni Basil sa pagitan ng mga mata ng kanyang kalaban. Agad itong bumulagta at namatay. Ngayon, patay na ang lahat ng mga tauhan nitong si Medyo Chito. Muntik pang ang tamaan ng palaso ang Medyo. Mabuti at mabilis din itong kumilos at agad na napagulong papunta doon sa mga batuhan. Napatingin pa nga itong si Medyo Chito kay Jinda. Wika nitong si Medyo Chito, "Mukhang tayo na lamang ang natitira, Jinda. Hindi ako makapaniwala na ganun kadaling naubos ang aking mga tauhan. Kilala mo ang mga ito, Jinda, dahil ilang buwan mo na silang nakasama. Dalawa din ang ating kalaban ngayon. Mano sa mano, hahamunin natin ang mga ito. Ikaw na ang bahala kung sino sa kanilang dalawa ang gusto mong kalabanin, Jinda." "Malakas ang dalawang ito, Medyo Chito. Ngunit mas gusto kong kalabanin itong si Bunit,"
Alam kong magaling ang taong ito at nalalapit lamang ang aming mga estilo. Lumabas agad itong si Jinda sa kanyang pinagtataguan habang nakataas ang dalawang mga kamay. Wika nitong si Jinda, "Mga kaibigan, lumabas na kayo sa inyong pinagtataguan. Sobrang nakakabilib na ang mga ginagawa ninyo. Talagang kakaiba ang lakas ng mga taglay ninyo, Bunet, Basil. Ngayon, gusto namin na labanan kayo. Matagal ko nang nasaksihan ang galing mo, Bunet. Namangha ako sa mga kagalingan mo sa labanan. Baka subukan mong gamitin iyan laban sa akin." Lumabas na din itong si Major Chito. Wika nito, "Lumabas ka taong may dala ng pana. Ipakita mo nga ang galing mo sa akin." Bit-bit ngayon itong si Major Chito ang isang plumingko, isang patalim na nakabali ang dulo. Ipinakita din itong itinapon ang dalang baril. "Ako ang labanan mo. Sa akin mo gamitin ang galing mo." Wikang muli ni Major Chito. Makalipas ang ilang sandali, isang palaso ang humahagibis at tumama ito sa puno ng kahoy. Sumagirit ito sa gilid ng ulo nitong si Jinda. Napadilat ang mga mata ni Jinda. Kamuntika na siyang tamaan. Ngunit sinadya lamang ito ni Basil. Galit na galit itong si Basil sa ginawang pagtraidor nitong si Jinda. Mukhang mapapahamak pa ngayon ang kanilang mga kasamahan dahil sa mga taong ito. Tumalon itong si Basil sa lupa galing sa itaas ng puno ng kahoy at isinukbit ang dalang pana. Pagkatapos hinugot nito ang isang dalang punyal. Wika nitong si Basil, "Tinatanggap ko ang hamon mo. Kabilang ka sa mga pangunahing tauhan ni General Duero, hindi ba? Mabuti at agad tayong nagkita. Papatayin na kita ngayon at nang mabawasan din ang mga masasama sa mundo." At ilang sandali, lumabas na din itong si Bunet. Hawak nito ang jungle bulo at wika din ito, "Jinda, noong una, hindi ako makapaniwala na isa ka sa mga kalaban at mga espiya. Ngunit ngayon, napatunayan ko kung gaano kabulok ang iyong pagkatao. Gusto mo akong subukan at makipaglaban. Pagsisihan mo ito dahil hinding-hindi kita bubuhayin pa." Ngumiti lamang itong si Jinda. Wika nito kay Medyo Chito, "Medyo Chito, ikaw na ang bahala kay Basil. Mag-iingat ka sa kanyang mga sipa." At pagkatapos, naglalakad na itong si Jinda papalapit kay Bunet. "Huwag kang magdadaldal, Bunet. Ganon talaga ang buhay dito sa mundo. Matitira ang matibay at malakas." Humanda na itong si Bunet dahil tumakbo na itong si Jinda papunta sa kanya. Isang paikot na sipa ang pinakawalan nitong si Jinda at sinundan pa ito ng sipa gamit naman ang kabilang paa. Nailagan naman ito agad ni Bunet. Ngunit sunod na atake nitong si Jinda gamit ang dalang punyal na hawak sa magkabilang mga kamay. Agad na iwinasiwas ito kay Bunet. Nahagip pa ang bandang tiyan nitong si Bunet. Tumama ito ng padaplis. Napakababaw lamang ng sugat na iyon. Ngunit may kakaunting dugo pa rin ang lumabas galing nito. Muling nagpatuloy sa pag-atake itong si Jinda hanggang sa mapasandal doon sa puno itong si Bunet. Kaya dito na muling nagpakawala ng mga pagsipa at wasiwas ng mga punyal itong si Jinda. Agad na gumulong naman itong si Bunet at itinukod ang isang kamay sa lupa sabay ng pagpakawala ng isang sipa. Tinamaan niya sa dibdib itong si Jinda kaya napapatras na ito ng kaunti. Muling gumulong si Bunet papunta kay Jinda. Agad na iwinasiwas nito ang dalang jungle bulo. Agad naman na naiwasan ito ni Jinda at nagpakawala pa ng pagsipa sa harapan. Sa isip nitong si Bunet, ito na ang kanyang magandang pagkakataon. Umikot itong si Bunet at nagpakawala ng sipa sa baba. Agad na tinamaan ang isang paa nitong si Jinda.
kaya agad itong natumba. Sinamantala na ito ni Bonnet, agad niyang dinaluhong na ito at balak sanang itarak ang dalang punyal sa dibdib nitong si Ginda. Ngunit naunahan siya nito ng pag-atake. Tuluyang tinamaan na sa tiyan itong si Bonnet, kaya ang kanyang ginawa, habang papatras, paulit-ulit na iwinasiwas ang dalang Jungle Bulo na tumama naman sa magkabilang hita nitong si Ginda. Kaya napatigil sa pag-atake itong si Ginda at napaluhod sa lupa, habang itong si Bonnet napayuko na din ito at sapu agad ang dugo ang tiyan. Wika nitong si Ginda, "Putik ka, Bonnet, nagawa mo pa rin akong matamaan kahit na may tama ka na sa tiyan." Nagkatitigan ang dalawang mandirigma. Sagot naman itong si Bonnet, "Nasusugatan mo din ako sa aking tiyan, Ginda. Ngunit tingnan natin ngayon kung kakayanin mo ba ang aking gagawing mga pag-atake. Hindi ka na makakilos ng maayos dahil sa mga sugat mo sa paa. Makakatagal ka kaya sa akin?" Sa isip nitong si Ginda, tama ang mga sinasabi ni Bonnet. Medyo malalim ang mga sugat niya sa kanyang dalawang mga hita. Ngunit mas malalim ang sa kanang paa niya. Mas maraming dugo ang lumabas galing doon. Mabilis na pinunit niya ang kanyang suot na damit at itinali niya ito sa kanyang hita. Pagkatapos, wika nito kay Bonnet, "Umatake ka na, Bonnet. Tingnan natin kung magagawa mo ba ang mga pinagsasabi mo ngayon." Muling umatake itong si Bonnet. Iwinasiwas niya agad ang dalang patalim. Ngunit piki lamang iyon ang ginawa nito. Agad na nagpakawala ng sipa. Nang mailagan ito ni Ginda, agad naman na umikot itong si Bonnet at sinipa ang tiyan nitong si Ginda. Saktong-sakto ang pagkatama nito, kaya napapatras na ang kanyang kalaban. At pagkatapos, umigpaw pa itong si Bonnet papasugod kay Ginda. Nagpakawala ito ng isang malutong na pagsipa na tumama naman sa dibdib ng kanyang kalaban. Tumalsik na itong si Ginda at napasandal doon sa puno ng kahoy. Sinundan pa ito ni Bonnet ng paikot na sipa na tumama naman sa liig nitong si Ginda. Napabuga na ito ng dugo at nangangatog ang buong katawan. Nayanig itong si Ginda sa huling ataking iyon ni Bonnet. Agad itong nahihilo at tuluyang napaluhod sa lupa. Ngunit sa mga ginawang pag-ataking iyon ni Bonnet, mas lalong dumugo na din ang kanyang sugat sa tiyan. Kaya medyo napaatras na din ito at tinanggal niya ang kanyang damit at pati na rin ang kanyang sinturon at pinantali niya ito sa kanyang sugat sa tiyan habang nakatapal ang kanyang damit. Ilang sandali pa ang lumipas, nakabawi na sa lakas itong si Ginda. Nakatayo na ito at agad na humanda. Ramdam pa rin ni Ginda ang pangangatog sa kanyang mga tuhod. Palatandaan na nandoon pa rin ang epekto ng ginawang pag-atake ni Bonnet. Sa isip nitong si Ginda, mukhang alanganin na ngayon ang kanyang sitwasyon. Mas nangingirot pa ang kanyang isang hita dahil nga sa sugat na natamo nito. Matapos din ang ginawa nitong si Bonnet, agad itong humanda. Wika nito kay Ginda, "Tapusin na natin ito, Ginda. Pagbayaran mo na ngayon lahat ng mga ginawa mong kasamaan." Muling tumakbo itong si Bonnet papasugod kay Ginda at ilang sandali pa nagpakawala ng sipa itong si Bonnet. Ngunit agad na iwinasiwas nitong si Ginda ang kanyang dalang patalim, kaya hindi itinuloy ni Bonnet ang sipang iyon, bagkos nagpakawala ito ng paghataw gamit ang hawak na Jungle Bulo. Muntik nang tamaan ang ulo ni Ginda. Buti at agad naman itong nakayuko. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, naikasana ni Bonnet ang isang pagtuhod na tumama sa panga nitong si Ginda. Agad na napaangat ang ulo nito dahil sa lakas ng pag-ataking iyon. May tumalsik din na dugo galing sa bibig ito.
Sinamantala na iyon ni Bonnet, balak na niyang tapusin ang taong ito. Agad na itinarak ang dalang patalim doon sa dibdib nitong si Jinda, habang hindi pa ito nakabawi ng lakas. Ngunit dahil likas na sanay sa pakikipaglaban itong si Jinda, agad na nasangga niya ang kamay ni Bonnet na may hawak na patalim. Mabilis naman ang naging tugon ni Bonnet. Hindi na niya pagbibigyan pa ang taong ito. Sinipa niya ang isang kamay nitong si Jinda na may hawak na patalim, at pagkatapos nagpakawala ng tatlong magkakasunod na suntok itong si Bonnet na tumama naman sa ulo, mukha at liig nitong si Jinda. May pinsala na ang liig nitong si Jinda dahil nga sa tama ng sipa kanina galing kay Bonnet, kaya agad itong napaigik at napaluwag ang pagkakahawak nito sa kamay ni Bonnet na may hawak na patalim. Kaya idiniin na ito ni Bonnet at tumarak nga ito sa dibdib nitong si Jinda. Unti-unting bumabaon ito sa katawan ng kanyang kalaban. Wika nitong si Bonnet, "Mamatay ka na, Jinda. Katapusan na ng mga kasamaan mo." Hindi pa rin sumuko itong si Jinda. Lumalaban pa rin ito sa lakas. Pilit na pinipigilan ang ginawang pagbaon ng punyal ni Bonnet sa kanyang dibdib. Naghahanap na din ito ng paraan. Agad na nagpakawala ito ng sipa punterya sana ang tiyan nitong si Bonnet. Alam niyang malaki ang sugat nito, at batin niyang sa oras na matamaan niya ito, masasaktan itong si Bonnet ng sobra. Ngunit agad na naisangga ni Bonnet ang kanyang tuhod, at pagkatapos isang suntok ang pinakawalan na tumama naman sa tiyan nitong si Jinda. Kaya napaigik na naman ito, ngunit hindi pa rin binitiwan ang pagkakahawak sa kanyang kamay na may dalang punyal. Sa tingin ni Bonnet, nasa mahigit isang pulgada na ang pagbaon ng kanyang hawak na jungle bulo, at ilang sandali pa lamang maaabot na niya ang mismong puso ng kanyang kalaban. Biglang binitiwan ni Bonnet ang kanyang punyal na bahagyang nakabaon pa sa katawan nitong si Jinda, at pagkatapos nagpakawala ng sipa punterya ang dulo ng kanyang jungle bulo, kaya agad na mas bumaon pa ito sa dibdib nitong si Jinda. Tinamaan na nito ang puso ng kalaban. Bumulwak ang mga dugo galing sa bibig nito. Dalawang sipa pa ang pinakawala ni Bonnet na tumama naman sa panga at liig nitong si Jinda, kaya agad itong bumulagta at hindi na gumagalaw. Patay na ito. Wika ni Bonnet habang napaupo na din dahil sa pagod at sa sugat niya sa kanyang tiyan. "Napatay din kita, hayop ka, Jinda." At pagkatapos binunot ang jungle bulo na nakatarak sa dibdib ng kanyang kalaban. Habang doon sa unahan, patuloy na nagbakbakan sina Basil at itong si Major Chito. Malakas din ang sundalong ito. Magaling din ito sa iba't ibang pamamaraan ng pakikipaglaban. Ngunit talagang hindi niya matamaan at maabot si Basil. Dalawang beses na siyang napatumba ni Basil nang tamaan ng mga sipa. Ilang sandali, biglang tumalsik na naman itong si Major Chito nang tamaan ito sa kanyang dibdib ng sipa. Napasandal ito doon sa puno ng kahoy. Napamura na itong si Major Chito habang dinura ang dugong nasa kanyang bibig. Sa kanyang isip, tama nga itong si Jinda. Nakakaiba ang galing at lakas ng mga taong ito. Muling umatake itong si Basil. Apat agad na mga sipa ang pinakawalan nito. Mabilis naman na gumulong itong si Major Chito, at pagkatapos tinagpas niya ang mga paa ni Basil gamit ang kanyang flamingo. Ngunit agad itong umigpaw ng napakabilis at nagpakawala na naman ng mga pagsipa. Tumama ang sipang ito sa ulo ni Major Chito, at agad itong bumulagta. Mas malakas na ang sipang iyon, kaya nayanig ang buong katawan ng sundalo. Sinamantala na ito ni Basil. Wika nito habang papa-attacking muli sa kanyang kalaban. "Tatapusin na kita.
Akala ko ba kabilang ka sa mga pinakamalakas na mga tauhan nitong si General Duero? Isa ka palang mahinang nilalang. Ngunit itong si Major Chito, mayroong isang nakatagong baril pala ito sa kanyang suot na buta. Agad na kinuha niya ito at pinaputukan itong si Basil. Hindi na nakailag pa si Basil dahil papaatake na ito doon sa sundalo. Tinamaan si Basil sa kanyang balikat. Pagkatapos nang bumagsak na si Basil doon sa lupa, agad na muling pinaputukan ito ni Medyo Chito. Habang itong si Bonet, nang makarinig ito ng mga putok, agad itong napatayo. Sinipat agad ito ang pinanggagalingan ng mga pagputok. Nasa unahan ito ng mga kakahuyan kung saan naglalaban sina Basil at Medyo Chito. Agad na tumakbo itong si Bonet kahit na masakit ang kanyang sugat sa kanyang tiyan. Habang itong si Basil, mabilis itong gumulong at ikinapit ang mga paa sa mga paa nitong si Major Chito at muling ibinagsak niya ito sa lupa. Pagkatapos, hinagip niya ang kamay ng sundalo na may hawak na baril at napangbuno na ang mga ito. Nagpagulong-gulong doon sa mga damuhan ang dalawa habang hawak ng mga ito ang baril. Ilang sandali pa, kinubawan na ito ni Basil sa likod at kumuha ito ng buwilo galing doon sa puno ng kahoy. At pagkatapos, buong lakas na muling ibinagsak sa lupa itong si Major Chito. Nabitiwa na nito ang hawak na baril at plumingko dahil sa lakas ng ginawang iyon ni Basil. Matapos na magawa iyon, tinuhod pa ito ni Basil sa dibdib kaya napabuga na ito ng dugo. Dalawang sipa pa ang pinakawalan nitong si Basil na tumama sa magkabilang liig ng sundalo kaya agad itong nawala ng malay. Itinarak agad nitong si Basil ang hawak na punyal sa dibdib nitong si Medyo Chito at ginilitan pa niya ito sa liig. Saktong dumating na doon itong si Bonet, wika agad nito, "Basil, may tama ka ng baril sa barikat." "O Bonet, ngunit huwag mo itong alalahanin. Kailangan natin ngayon na maabutan sina Tatamak para magagamot din tayo agad ng matandang iyon at ni Dr. Maki. Mukhang mas malalim ang tama mo sa iyong tiyan." "O Basil, ngunit kayang-kaya ko pa ito. Tara na, tawagan mo na sila." Habang sina Badong, Tatamak at Dr. Maki, pagkalagpas ng mga ito doon sa isa pang pangpang, nasipat na nila ang ikalawang bahagi ng mga bantay doon sa isla. Mas marami na ang mga ito kumpara doon sa nauna. Wika nitong si Tatamak, "Kailangan natin na iwasan ang mga ito, Badong, Dr. Maki. Kailangan natin na mapuntahan agad ang nasabing pinagkakutaan ng mga hayop na iyon. Unahin natin na iligtas sina Tiger at Pierce Brothers." Ang pinagkukutaan ng mga ito, Tatamak, nasa loob ng pangpang. At mukhang ang isang malawak na pangpang na iyan ang kanilang pinagkukutaan. "Ano na ang gagawin natin, Tatamak?" "Kailangan natin na makahanap ng lugar na madaanan, Badong, na hindi makakita ng mga bantay." Nagpalingon-lingon ang mga ito sa buong paligid. Pagkatapos, maingat na umikot ang mga ito doon sa unahan. Nang makita nila ang mga makakapal na mga damuhan sa gilid ng ilog, agad silang gumapang at doon na dumaan. Ngunit maingat pa rin ang mga galaw ng mga ito. Habang ang dalawa naman na sina Bonet at Basil, mabilis nang sumunod ang mga ito sa grupo nila ni Tatamak. Doon na sila dumaan sa gilid ng ilog tulad ng bilin at wika sa kanila ng matanda. Kailangan muna nilang iwasan ang mga nagbabantay sa buong lugar. Makalipas ang ilang minuto, matagumpay na narating nila ni Tatamak ang pinakagilid doon sa malawak na pangpang na hindi nakikita ng mga nagbabantay. Ngunit nanatiling nagtatago muna ang mga ito doon sa likod ng mga malalaking mga batuhan.
May nakita kasi silang apat ang naglalakad-lakad sa gilid ng mga batuan, habang doon sa medyo itaas may dalawa din silang nakikita. Wika ni Tatamak na kailangang hanapin pa nila ang ibang mga kinaroroonan ng mga nagbabantay. Kailangan kasi na mapatumba nila ang mga ito para magkaroon sila ng pagkakataon para makapasok sa loob ng malawak na pangpang. Kailangan nilang makahanap ng mapapasukan na butas. At ang isa pa sa dahilan, kailangan nilang hintayin ang dalawa na sina Bunit at Basil. Sinipat-sipat muna ng mga ito ang buong paligid ng pangpang hanggang sa makita pa nila ang apat na nasa itaas ng mga puno ng niyog. Wika nitong si Badong, "Kailangan talaga natin si Basil, Tatamak, para mapabagsak natin ang apat na nasa itaas ng mga puno ng niyog." Dala ni Basil ang kanyang pala. Napakabihasa nito sa paggamit nito. "Sana lamang, Badong, makarating sila ng tagumpay sa ating kinaroroonan na walang makakita sa kanilang mga bantay." Ilang sandali pa, nakita na nila ni Bunit at Basil ang mga malalaking batuhan sa gilid ng pangpang. Agad na sinipat-sipat ng dalawa ang maaaring kinaroroonan nila ni Tatamak, hanggang sa makita nila itong si Dr. Maki na kumakaway sa kanila doon sa gilid ng batuhan. Mabilis nang umibis ang dalawa, payuko at nagtatago sa mga malalaking puno ng mga kahoy at papunta na doon sa kinaroroonan ng grupo nila ni Tatamak. Wika nitong si Badong, "Nandirito na sina Basil, Tatamak. Kailangan na natin na kumilos. Mas mahirap kapag naabutan tayo ng gabi." "Tama ka, Badong. Tika muna, mukhang may mga sugat din ang dalawang ito." Ang sabi nitong si Tatamak nang makita ang papalapit na sina Bunit at Basil. Kaya pagdating ng mga ito, agad na kumuha ng mga dahon na gamot itong si Tatamak at ginamot muna nila ni Jinda ang mga natamong sugat nila ni Basil at Bunit. Wika nitong si Bunit, "Napatay na namin si Jinda at ang iba pang mga kasamahan ng mga ito. Napatay ni Basil ang isa sa mga pinakamalakas sa mga tauhan nitong si General Duero." Sagot naman nitong si Tatamak, "Ibig sabihin, Bunit, tatlo na lamang ang mga natitira na mga pinakapangunahing tauhan ng General. Ang gagawin natin ngayon, pabagsakin muna natin ang mga nagbabantay dito sa gilid ng pangpang." Agad na itinuro ni Tatamak ang mga pinagtataguan ng mga kalaban. Agad din silang nagplano. Si Basil na ang bahala sa apat na nasa itaas ng mga puno ng niyog, samantalang itong si Badong ang aatake doon sa dalawang nasa itaas ng mga batuan. At sina Tatamak, Basil at Bunit naman ang aatake sa apat na nasa baba. Ilang sandali pa, mabilis nang umakyat itong si Basil doon sa batuan at inaasinta na ang mga kalaban na nasa itaas ng mga niyugan, habang itong si Badong nakahanda na din ito. Wika nito kay Tatamak, "Tara na, Tatamak. Simulan na natin ang pag-atake sa mga ito. Patayin natin ang lahat ng mga ito para makapasok na tayo sa loob ng pangpang." At sa isang iglap, napakabilis ng kumilos ng mga ito. Itong si Badong, parang pusa sa bilis na umakyat at nagpatalon-talon sa mga batuhan. Gulat na gulat pa nga ang dalawang nandoon sa biglang pagsulpot nito. Gamit ang pamalong tubo, isang hampas niya doon sa isa, agad na nabasag ang bungo nito nang tamaan ito sa ulo. Bumulagta agad ito at nangingisay, habang ang isa pa paikot na pinatamaan ito ng sipa sa dibdib. Kaya agad itong tumalsik at tumama pa doon sa mga batuhan. At pagkatapos ng pabagsak na ito doon sa batuhan, agad na sinalubong ito ng sapak sa panga. Kaya agad na napaangat ang mukha nito at umangat pa nga ang mga paa. At pagkatapos, nawalan agad ito ng malay.
Habang sinatatamak, Bunit at Dr. Maki, agad nilang inatake ang apat na nasa gilid ng batuan. Hindi na nagawa ng mga ito na magpaputok ng mga hawak na mga baril nang tamaan ang mga ito ng kanilang mga pag-atake. Putol agad ang liig nung isa nang hampasin ito sa liig ni Tatamak gamit ang kanyang mahabang itak. Gumulong agad ang naputol na ulo nito sa lupa, habang ang isa naman agad na paikot na pinatamaan ito ni Bunit ng isang sipa. Agad itong bumalandra doon sa batuan, at matapos na gawin iyon, sinundan pa niya ito ng pagtuhod na tumama naman sa panga ng kalaban. Agad din itong nawalan ng malay pagbagsak nito sa lupa. Bagsak din agad ang dalawa pa nang pagsasapakin ang mga ito ni Dr. Maki sa mukha. Pagkatapos, siniko pa ang mga ulo ng mga ito. Habang si Tatamak, ibinagsak niya ang isa sa lupa at tinadyakan ang liig. Agad naman na nawalan ng malay ang isang ito. Biglang nahulog naman ang isa galing doon sa itaas ng niyog nang matamaan ito ng pana ni Basil. Nakita ng mga nasa itaas ng niyog ang mga nagaganap sa baba, ngunit isa-isang tinatamaan ang mga ito ng mga palaso galing sa pana ni Basil. Lahat ay sa ulo tinamaan. Pagbagsak ng mga ito sa lupa, agad na binawian ang mga ito ng buhay. Mabilis ang kilos ng lima. Agad nilang iniligpit ang lahat ng mga bangkay at ang lahat ng mga nawalan ng mga malay. Itinago nila ang mga ito doon sa mga makakapal na mga damuhan sa gilid ng batuhan. Pagkatapos, nang masiguro na walang nakakita sa kanila, mabilis nang umibis ang mga ito doon sa mga batuhan. Umakyat sila doon sa dalawang inatake ni Badong sa itaas ng batuhan para makahanap ng lagusan. Hanggang sa nakita nila ang isang lagusan na may nakaharang na mga putol ng kahoy. Maingat na binuksan nila ito. Wika ni Tatamak, "Tumpak! Mukhang pasukan na ito papunta sa loob ng pangpang. Kailangan natin na maghiwalay sa paggalugad sa loob para agad na mahanap natin ang kinaroroonan nila ni Tiger at ng Pierce Brothers." Pumasok agad ang mga ito sa loob. Ibinalik naman nila ang mga kahoy na nakaharang doon sa pasukan. Pagdating ng mga ito sa loob, may mga nakikitang ilaw na lampara ang mga ito na nasa gilid ng mga batuhan. Tatlong radio ang dala ng mga ito. Magkakasama sina Tatamak at Bunit, at pumasok agad ang dalawa doon sa isa pang daanan na nasa kaliwang bahagi, habang sina Basil naman at Dr. Maki ang magkakasama. Papunta naman ang mga ito sa unahan, at itong si Badong nag-iisa ito papunta doon sa kanang bahagi. Ang usapan ng mga ito kung sino man ang makakita ng mga binihag ng mga kalaban, agad na tatawagan ang mga kasama. Medyo may kadiliman pa rin ang buong lugar dahil nga hindi ganun kalakas ang mga ilaw ng lampara. Biglang napatigil sa paglalakad itong si Badong nang may makitang apat na mga kalaban na naglalakad papasalubong sa kanya. Mabilis siyang nagtago sa likod ng mga batuhan, at nang makalagpas na ang mga ito sa kanya, lihim niya itong sinusundan. Ang iniisip kasi nitong si Badong, baka papunta ang mga ito doon sa mga binihag nila na sina Tiger. Makalipas ang ilang minuto, tumigil ang mga ito nang makarating doon sa kabilang bahagi ng pangpang. Nandoon kasi ang isa sa mga namumuno sa grupong iyon. Nakita ni Badong itong si Colonel Balwick. May kasama din ito na hindi bababa sa 10 mga tauhan. Ilang minutong nag-uusap ang mga ito, at makalipas nga ang ilang minuto, umalis na din ang mga ito at patuloy na naglalakad papunta doon sa unahan. Mabilis nang lumabas itong si Badong at sinundan ang mga ito, hanggang sa makarating nga itong si Badong doon sa medyo malawak na lugar. Ngunit nagtataka itong si Badong nang mawala ang mga ito bigla sa kanyang paningin. Ang hindi alam ni Badong, nakita na pala siya ng mga kalaban kanina pa.
kaya nakahanda na ang mga ito at dinala nila itong si Badong doon sa isang malawak na lugar ng Pangpang at doon nakaabang na ang mga tauhan nitong si Colonel Balwig. Inaasahan na nitong si Colonel Balwig na may mga makakalusot at makapasok doon sa kanilang kuta na mga sumusunod sa kanila dahil may alam na din ang mga ito tungkol sa mga kakayahan ng mga fighter ng organisasyon. At minsan naging bahagi din itong si Colonel Balwig sa grupong ito noong unang mga taon. Nakaabang na doon ang mahigit sa 20 mga tauhan nitong si Colonel Balwig na may dalang mga mahahabang mga itak. Ilang sandaling nakikiramdam itong si Badong. Ngunit makalipas ang ilang minuto, may nakita itong si Badong na naglalakad palabas doon galing sa isang batuan at wika agad nito. Lumabas ka na sa pinagtataguan mo. Alam naming sinusundan mo kami. Bilib naman ako sa tapang at lakas ng loob ninyo. Pumasok pa kayo dito sa loob ng aming kuta. Lumabas ka at labanan mo kami. Pagbibigyan kita ngayon, walang baril na gagamitin ang aking mga tauhan. Lumalaban din ako dati sa underground fighting. Namiss ko din ang kakaibang pakiramdam sa gitna ng bakbakan. Subukan ng lakas at kakayahan. May nagsilabasan pa na mga tauhan itong si Colonel Balwig na nakasuot ng pansundalo at may hawak na mga itak ang mga ito. Kaya lumabas na din itong si Badong. Ngunit hindi pa rin ito nagpabaya. Matalas ang kanyang paningin at pakiramdam. Baka kasi patibong lamang ang mga ito sa kanya. Wika nitong si Badong. Mukhang alam na ninyo ang aming ginawang pagpasok. Kahit na ano pa ang gusto mong labanan, hindi kita uurungan. Dahil kukunin pa namin ang lahat ng mga binihag ninyo. Sa tingin ko, kabilang ka sa 5 mga pangunahing tauhan ni General Duero. Gusto ko sanang makaharap ang general na iyon. Ngunit mukhang ikaw ang unang makakalaban ko at unang papatayin. Sa narinig, napatawa itong si Colonel Balwig. Ang laki naman ng tiwala mo sa iyong sarili. Sige nga, gawin mo na ang gusto mo at nang masubukan ang iyong lakas. Ang sagot nitong si Colonel Balwig at pagkatapos suminyas na ito sa kanyang mga tauhan. Nais muna nitong si Colonel Balwig na makita kung ano ang lakas at kakayahan nitong si Badong. Nagulat pa nga itong si Badong nang makita na may mga nagsilabasan pang mga kalaban galing sa kanyang likuran. Sa tingin niya, mukhang napapaligiran na siya ng mga ito at pinaghandaan. May dalang mga matatalas na mga itak ang mga ito. Kaya kailangan ni Badong na pabagsakin niya agad ang mga ito sa isang tira lamang. Nang umataki na ang mga ito, mabilis na gumulong itong si Badong papunta doon sa batuhan. Kailangan na hindi siya mapapalibutan ng mga ito. Agad na umataki ang dalawa kay Badong. Agad na tinaga siya nung isa. Mabilis naman na yumuko itong si Badong para hindi tamaan. Pagkatapos hinawakan niya ang ulo nung isa at pinag-untog doon sa batuhan. Agad itong bumulagta at nawala ng malay. Habang ang isa pa, hindi tumama ang ginawa nitong pagtaga. Tumama ang itak nito doon sa batuhan at gumawa pa nga ito ng pagkislap. Agad na bumira ng suntok itong si Badong na tumama naman sa tagiliran nito. Agad itong napaigik at napabuga ng hangin. Dahil sa lakas ng pagsuntok na iyon ni Badong, agad itong napaluhod at namimilipit na sa sobrang sakit. Habang ang isa naman, nang makalapit na ito kay Badong, bago pa nito naiangat ang dalang itak, agad na tinamaan ito ni Badong sa ulo gamit ang pamalong tubo. Agad itong natigilan at may sumirit na dugo sa sugat nito sa ulo. Pagkatapos, agad na itong bumulagta at namatay. May dalawa pa ang sabay na umaatake kay Badong. Sabay na nagpakawala ang mga ito ng mga pagtaga. Ang ginawa naman ni Badong
Inunahan niya ng pagsipa ang isa. Nang tamaan niya ito sa dibdib, agad itong tumalsik at tumama pa sa kanyang mga kasamahan. Pagkatapos, ang isa yumuko itong si Badong at nang lumagpas ang ginawang pagtaga nito, agad na bumira ng suntok itong si Badong gamit ang kaliwang kamay. Agad na napahiyaw ito nang tamaan ang punong kilikili ng kalaban. Lumaylay agad ang kamay nito at nadurog ang mga buto. Habang nakatitig itong si Colonel Balwig kay Badong, sobrang namangha ito sa ipinakitang lakas ng kanilang kalaban at sobrang bilis. May isa pa ang papalapit kay Badong, ngunit agad itong napatigil dahil naunahan na ito ni Badong sa pagpalo. Lumalagutok pa nga ang ulo nito nang tamaan ni Badong gamit ang pamalong tubo. Agad itong napaigit at bumagsak doon sa batuhan. Ang isa naman, mabilis na umikot ito sa gilid ni Badong at agad na hinataw niya ito. Tinamaan niya ito sa braso kaya agad na nabitiwan ito ang hawak na itak at nagsisigaw agad ito sa sobrang sakit dahil nabali at nadurog na ang mga buto nito sa braso. Mabilis nang gumulong itong si Badong para maabot ang dalawang nasa kanyang kanang bahagi. Agad na pinagpapalo niya ang mga ito. Lumalaban naman ang dalawa gamit ang kanilang mga itak na hawak. Ngunit mas mabilis itong si Badong. Agad niyang natamaan ang isa sa liig. Agad na may lumalagutok na buto galing sa liig nito. Pagkatapos, agad na nangingisay at namatay. Habang ang isa pa, hinila na ito ni Badong at isinandal doon sa mga batuhan. Pagkatapos pinagsusuntok na niya ito hanggang sa parang tinibag na saging na bumagsak doon sa batuhan. Ang dalawang nasa kanyang likuran, agad na pinagtataga itong si Badong. Ngunit agad itong napayuko at pinagpapalo ang mga tuhod at mga paa ng mga ito. Nabali ang mga buto ng mga ito sa kanilang mga paa. Kaya agad na napaluhod hanggang sa bumulagta ang mga ito. Naghihiyawan at namimilipit sa sobrang sakit. Tuloy-tuloy ang ginawang mga pag-atake nitong si Badong. Sunod-sunod na bumulagta ang lahat ng mga tauhan nitong si Colonel Balwig. Mayroong agaran na mga namatay at may mga hindi naman napuruhan. Ngunit nakabulagta na ang mga ito at may mga gumagapang din dahil sa mga natamong mga pinsala sa kanilang mga katawan. Hanggang sa 4 na lamang ang natitira sa mga ito. Nakaramdam na ng kakaibang kaba itong si Colonel Balwig. Hindi na pangkaraniwan at tao ang kanyang nakikita sa kanyang isip. Isang halimaw na ang kalaban nila ngayon. Magaling at malakas itong si Colonel Balwig. Ngunit kakaibang antas ang kanyang nasaksihan sa ipinakitang galing at lakas nitong si Badong. Napakabilis at napakalakas. Bumagsak na naman ang isa nang tamaan ni Badong ito sa ulo ng pagpalo gamit ang tubo. Agad itong napaigik at bumagsak doon sa batuan. Dumaloy agad ang maraming mga dugo galing sa nabasag nitong ulo. Nabali din ang braso ng isa nang hampasin ito ni Badong. Napapaatras na ang natitirang dalawa sa mga tauhan ng Colonel. Ngunit sinundan pa rin ito ni Badong. Isang sipa ang kanyang pinakawalan at tumama ito sa dibdib ng kanyang kalaban. Agad itong tumilapon sa batuhan habang ang isa pa nakailag ito sa unang sipa ni Badong. Ngunit ang suntok na kasunod ay hindi na. Tumama ito sa panga. Sa lakas ng pagkasuntok ni Badong, umangat pa nga ang dalawang mga paa nito at bumagsak na nakatihaya. Agad itong nawalan ng malay. Pagkatapos na mapabagsak ni Badong ang lahat ng mga ito, umigpaw itong si Badong at kumuha ng buwilo doon sa mga batuhan. Pagkatapos, biglang umatake na doon sa nakatayong si Colonel Balwig. Hindi kasi ito makapaniwala na sa loob lamang ng ilang minuto, agad na napabagsak ni Badong ang lahat ng kanyang mga tauhan. Napatula pa nga ito ng ilang segundo. Nang mahimasmasan, agad na umatras at binunot ang baril. Pagkatapos pinaputokan na itong si Badong.
Ngunit biglang nawala ito sa kanyang harapan. At pagkatapos, nagpakawala ng sipa itong si Badong na tumama sa kamay nitong si Colonel Balwig. Kaya nabitiwan ito ang hawak na baril. Sinundan agad ito ni Badong ng isa pang pagsipa na tumama naman sa mga braso ng kanyang kalaban. Dahil agad naman itong naisangga ang mga braso sa kanyang pagsipa, tumilapon pa nga ito ng ilang metro. Ngayon, sa isip nitong si Colonel Balwig, mukhang nagkamali yata siya sa kanyang inaakala. Akala niya na kaya nila ito, si Badong, kasama ang mahigit sa 12 mga tauhan. Nagkamali siya. Hindi nila ito kaya. Kakaiba ang antas ng lakas ng kanilang kaharap ngayon. Kakaibang tapang at kakaibang bilis. Nang iangat nitong si Colonel Balwig ang kanyang mukha, nakita niyang papatake ng muli itong si Badong. Kaya gumulong itong si Colonel Balwig at agad na umikot at nagpakawala ng mga pagsipa. Ngunit biglang nawala sa kanyang harap itong si Badong. Umikot na sa iri itong si Badong at pagkatapos, pabagsak na pinatama ang kanyang tuhod kay Colonel Balwig. Nasangga man ito gamit ang kanang kamay ng sundalo, ngunit tumalsik pa rin ito sa lakas ng pag-atake nitong si Badong. Muling napasandal ito doon sa batuhan. Mabilis naman na nakabawi ito ng lakas, agad na hinugot ang nakasoksok na patalim sa kanyang tagiliran. Sa isip nitong si Colonel Balwig, hindi niya matatalo ang taong ito kung kamay at paa niya lamang ang gagamitin. Kaya kinuha na niya ang patalim. Ngunit mabilis na nasipa ito ni Badong, kaya tumalsik ito palayo sa kanya. Isang suntok ang binitiwan nitong si Colonel Balwig na tumama naman sa panga nitong si Badong. Medyo nahilo din si Badong. Medyo may kalakasan din ang mga suntok ng sundalo. Ang nasa isip ngayon nitong si Badong, ngunit hindi ito sapat para mapatras ang pinakamalakas na tao. Agad na gumanti ito ng suntok, punteriya ang sikmura ng sundalo. Sa bilis ng suntok na iyon, hindi na naiwasan pa ito ni Colonel Balwig. Agad itong napayuko at napabuga ng hangin. Ramdam na ramdam ni Colonel Balwig ang kakaibang lakas sa suntok na iyon na parang may tumamang malaking truso sa kanyang tiyan. Parang gustong lumabas lahat ng kanyang nakain. Wika nitong si Badong. Ang akala ko ba na malakas ang mga tauhan ni General Duero? Wika ni Tatamak na lumalaban ka din sa underground fighting. Ipakita mo sa akin ang lakas at galing mo, Colonel. Naturingan ka pa naman na isang sundalo, ngunit ginamit ninyo ang mga kapangyarihan na iyon sa posisyon para makagawa ng mga kasamaan. Hindi na kayo dapat na buhayin pa. Ilang sandali, agad na bumira ng suntok itong si Colonel Balwig nang makabawi ito ng hangin. Ngunit walang kahirap-hirap na naiwasan ito ni Badong. Sinundan pa niya ito ng isang pagsipa. Sinalag ito ni Badong at gumanti ng isang malutong na pagsuntok na tumama naman sa tagiliran nitong si Colonel Balwig na tuluyang napaluhod. Ngunit kahit na sobra na itong nasaktan, mabilis itong gumulong para pulutin sana ang nabitiwan na punyal. Bago pa niya naabot ito, isang rumaragasang suntok ang paparating sa kanyang tagiliran. At sa suntok na iyon ni Badong, tuluyan na itong napabulagta at nagsisigaw dahil sa sobrang sakit. Pakiramdam nitong si Colonel Balwig na bali ang kanyang mga buto sa kanyang tagiliran. Tatapusin na sana ito ni Badong. Agad naman na may dumating at tinutukan na si Badong ng mga baril. Hindi naman makapagpaputok ang mga ito dahil katabi ni Badong si Colonel Balwig. Baka matamaan pa ito, kaya kailangan pa nilang lumapit ng kaunti para maasinta nila ng maayos si Badong. Ilang sandali pa, agad na nag-iisip ng paraan itong si Badong para mapatumba ang apat na mga papalapit.
Ngunit biglang napasigaw ang dalawa sa mga ito at agad na napasandal doon sa mga batuhan ng tamaan ng mga palaso galing kay Basil. Narinig pala ng mga ito ang mga putukan kanina. Kaya agad nilang hinahanap ang mga pinanggagalingan ng mga putok kasama itong si Dr. Maki. Nakakasalubong pa nila ang 10 mga tauhan ng general at napatay pa nila ang mga ito bago nila narating ang kinaroroonan ni Badong. Agad naman na napalingon ang dalawa sa mga ito at itinutok agad ang mga dalang baril kay Basil at kay Dr. Maki. Ngunit mabilis nang umaatake itong si Dr. Maki. Umigpaw na ito at nagpakawala ng 3 magkakasunod na mga pagsipa. Agad na tinamaan ang kalaban sa dibdib at panga, kaya nabitiwan ang hawak nitong baril at tumalsik ito doon sa mga batuhan. Bago pa ito tumama doon sa batuhan, pinasundan agad ito ni Basil ng pagpana. Agad na tumarak ang palaso sa ulo ng kalaban na nagiging dahilan para agaran itong mamatay, habang ang isa pa napaigik na lamang ito nang hatawi ni Badong ang ulo gamit ang kanyang dalang tubo. Agad itong bumulagta at nangingisay. Ngunit wika agad itong si Dr. Maki, "Badong, sa likod mo!" Paglingon ni Badong, napulot na pala nitong si Colonel Balwig ang baril na nabitiwan kanina at akmang itutok na sana ito kay Badong. Ang ginawa nitong si Badong, mabilis itong umigpaw papunta doon sa batuhan at buong lakas na pinalo niya ang ulo nitong si Colonel Balwig. Magkasabay pa nga ang tumama ang tubong hawak ni Badong sa ulo ng sundalo at ang palaso ni Basil na tumama naman sa mata ni Colonel Balwig. Lumalagotok pa nga ang ulo nito at agad na nangingisay ito hanggang sa mamatay. Wikang muli nitong si Dr. Maki, "Mukhang kailangan na natin na makaalis dito sa lugar, Basil, Badong. Baka may mga magsidatingan pa. Kailangan natin na matagpuan agad ang kinaroroonan nila ni Tiger. Maaaring alam na ng general ang ating ginawang pagpasok sa kanilang kuta. Maaaring pinalibutan na ng mga tauhan nito ang ating kinaroroonan." Kaya matapos na mahugot ni Basil ang lahat ng mga palaso na nakatarak sa mga katawan ng mga kalaban, agad na umalis na ang 3 sa lugar na iyon. Nagpapatuloy ang mga ito doon sa kalubluuban ng Pangpang. Habang sinatatamak, napatigil ang mga ito sa paglalakad nang makita ang isang bahagi na parang isang malaking kwarto. Mayroon itong mga nakahambalang na mga malalaking kahoy. Ngunit sa gilid nito, may mga butas na pwede nilang mapapasukan. Akmang papasok na sana ang dalawa, ngunit biglang may napansin silang mga paparating, kaya mabilis na nagtago ang mga ito sa likod ng mga malalaking mga batuhan. 5 ang mga nakikita nila ni Tatamak na papalapit sa kanilang mga kinaroroonan, at napansin nila na may dalang 2 malalaking drum ang mga ito. Makalipas naman ang ilang minuto, tuluyang pumasok na ang mga ito doon sa loob, padaan doon sa may pintuan sa kabilang bahagi. Wika nitong si Tatamak, "Sundan natin ang mga ito, Bunit. Kailangan na natin na matuntun ang kinaroroonan nila ni Tiger. Pipilitin natin na magsalita ang mga ito." Ilang sandali pa, mabilis nang tumalilis ang dalawa papasok na doon sa isang malaking kwarto. Maingat na ang kanilang mga kilos at galaw para hindi sila makita. Ilang sandali pa ang lumipas nang makapasok na ang mga ito doon sa loob. Agad na nakita nila ang 5 mga kalalakihan kanina. Ngunit may mga kasama na ang mga ito doon sa loob na 4 pa. Nang tingnan at ilibot nila ni Tatamak ang kanilang mga paningin sa loob, bumulaga sa kanila ang napakaraming mga pampasabog. Maaring ang dala ng mga kalalakihan kanina ay mga pampasabog din. Sa tingin nila, sa dami ng mga pampasabog sa kwartong ito, kahit na ang buong Pangpang na ito kayang durugin.
Tama ka, Tatamak. Mukhang may mga binabalak ang mga ito. Hinahakot nila ang mga pampasabog. Bunit, gawin na natin ang pag-atake sa mga ito habang abala pa ang mga iyan. Ilang sandali lamang, mabilis nang umigpaw itong si Tatamak papunta doon sa dalawang nakatalikod. Habang itong si Bunit hawak ang dalawang jungle bulo, agad na tumalon ito at papunta naman doon sa dalawang may bitbit na mga baril. Mabilis na tinaga ni Tatamak ang liig nung isa. Hindi na ito nakailag pa dahil sa bilis ng kilos ng matanda. Agad na naputol ang liig nito at sumirit ang maraming mga dugo. Gumulong pa ang ulo sa sahig at natumba ang katawan. Nagkagulo agad ang mga ito. Ngunit hindi na nakakilos pa ang isa nang may tumarak na itak sa kanyang likod. Agad na napangasab ito at bumulwak ang dugo galing sa bibig. Habang ang mga inabutan naman ni Bunit, agad na tinagpas niya ang liig ng isa at pagkatapos itinusok naman ang isang jungle bulo sa dibdib ng isa. Agad na nangingisay ang dalawa pagbagsak doon sa sahig. Mabilis nang kinuha ng iba pa ang kanilang mga baril. Ngunit mabilis na naabot na ang mga ito nila ni Tatamak at Bunit. Isang taga sa ulo ng isa, agad itong napangasab at bumagsak. Ginilitan naman ni Bunit ang isa sa liig sa hawak niyang jungle bulo. Kaya napahawak na lamang ito sa kanyang liig habang sumisirit ang maraming dugo hanggang sa mapatay na nila ang lahat na nasa loob. Maliban doon sa isa na hawak ngayon ni Bunit, wika nitong si Bunit. Huwag kang mag-alala dahil isusunod kita sa mga kasamahan mo kapag hindi mo sinasabi kung saan dinala ang mga nabihag at dinukot ng mga kasamahan ninyo. Noong una, nagmamatigas pa ito at ayaw magsalita, kaya lumapit na itong si Tatamak habang itinaas na ang dalang mahabang itak. Pupugutan agad kita ng ulo kung magmamatigas ka pa. Kaya napilitan na itong magsalita. Tinawagan agad ni Tatamak ang grupo nila ni Badong. Ngunit hindi nga nila kabisado ang kaloob-looban ng Pangpang. Nahihirapan ang grupo nila ni Badong na sundan sina Tatamak. Kaya ang iniisip ng tatlo na kailangan nilang makakuha ng kalaban at pilitin na naman na magsalita ang mga ito. Makalipas ang ilang minuto, dinala sina Tatamak ng nabihag nila doon sa kinaroroonan nila ni Tiger. Lumabas ang mga ito doon sa Pangpang at pumasok doon sa kakahuyan. May nakita silang apat na mga kabayan ang nando doon at may mga nakapalibot na maraming mga bantay. Kaya tumigil na sina Tatamak at Bunit at pagkatapos nagtago doon sa mga malalagong mga damuhan na nasa gilid ng mga malalaking puno ng kahoy. Wika ng nabihag nila, nasa ikalawang bahay ang mga nadukot ng mga ito na sina Tiger at ang Pierce Brothers. Agad na siniko ni Tatamak ang ulo ng nabihag nila at pinisil ang liig, kaya agad itong natumba at nawala ng malay. Wika nitong si Bunit. Nasa labas pala ang pinagdalhan nila, Tatamak. Kailangan na makalabas na din sina Badong, Basil at Dr. Maki. Agad nilang tinawagan ang grupo nila ni Badong para makalabas na ang mga ito doon sa loob ng Pangpang. Mabilis na naghanap ng maladaanan ang tatlo doon sa loob ng Pangpang. Ngunit pagdating nila ni Badong doon sa dulo, may nakita ang grupo nila na mga paparating din sa kanilang kinaroroonan. Kaya agad na naghanap ng matataguan ang tatlo. Ngunit sa kanilang likuran, may mga nakakita na sa kanila. Kaya agad na umaalingaw-ngaw ang mga putukan doon. Mabilis na umigpaw ang tatlo doon sa mga batuhan para makapagtago. Agad na ikinasa ni Basil ang kanyang pana at pagkatapos inaasinta ang dalawang mabilis na papasunod sa kanila. Agad na bumulagta ang mga ito nang tamaan ng mga pagpana sa kanilang liig at dibdib. Sunod-sunod na nga ang mga ginawang pagpana
nitong si Basil. Kaya isa-isang bumabagsak ang mga kalaban at agara na namatay. Kaya napilitan na umatras ang mga kalaban at nagtago. Wika nitong si Badong. Kailangan natin na paghiwalayin ang mga ito. Magkikita na lamang tayo doon sa labas. Doon sa kabilang bahagi ng pangpang na ito. Sige Badong, mag-iingat ka kapatid. Ang sagot naman itong si Basil. At pagkatapos, mabilis nang tumakbo itong si Badong at gumulong papunta doon sa kabilang bahagi ng pangpang. Mabilis na naman na pinagbabaril itong si Badong ng mga kalaban at sumunod agad sa kanya ang anim sa mga ito. Habang itong si Dr. Maki, doon naman ito papunta sa gilid ng mga batuhan. Kaya sumunod na din ang limang mga kalaban at kasama pa sa mga ito ang isa pang pangunahing tauhan ng general na si Major Tito. Gigil na gigil itong makapagiganti sa mga nakapasok sa kanilang kuta dahil nga sa pagkamatay ng kanyang kakambal na si Major Tito. Habang si Basil, umigpaw na din ito at umikot sa ere. Pagkatapos, pinagpapana ang apat na nasa kanilang kanang gilid. Isa ang tinamaan sa mga ito sa tiyan. Agad itong napatras at napasandal doon sa batuhan. Agad naman itong napangasab nang may tumarak pa na isang palaso sa kanyang liig. Gumanti naman ng mga pagbaril ang natitirang tatlo. Ngunit biglang nawala sa kanilang harapan itong si Basil at napaigik na lamang ang dalawa sa mga ito nang tamaan ng patalim sa kanyang liig. Agad na nangingisay ang mga ito. Habang ang isa malapitan na pinana ito ni Basil sa ulo. At pagkatapos, buhay pa ang isa sa kanila. Kaya umigpaw itong si Basil at ikinapit ang dalawang mga paa sa liig nito at itinumba na ito sa batuhan. At binali na ang liig nito na nagiging dahilan para agaran na bawian ito ng buhay. Habang itong si Badong, mabilis na nagtago ito doon sa likod ng mga batuhan at inaabangan ang mga sumusunod sa kanya. Makalipas lamang ang ilang sandali, paparating na ang anim habang nakatutok ang mga dalang mga baril ng mga ito. Kailangan na pabagsakin agad ang mga ito sa isip nitong si Badong. Kailangan na masundan agad nila ang grupo ni Tatamak na nasa labas para mailigtas na sina Tiger at ang Perez Brothers. Nang mapatapat na kay Badong ang mga ito, agad na hinampas niya ang isa sa ulo. Kaya agad itong napangasab at bumulagta. Nawalan agad ito ng buhay. Agad naman na napalingon ang limang mga kasamahan ng mga ito. Biglang nawala naman si Badong at biglang napasigaw na lamang ang isa na nasa likod nang hawakan ito ni Badong sa ulo at pinag-uuntog na doon sa batuhan. Basag agad ang bungo nito at agara na binawian ng buhay. Isang suntok pa sa isa sa panga. Agad itong bumulagta at nawalan agad ng malay. Tumalsik pa nga ang mga ngipin nito habang ang isa nabali ang braso nito nang tamaan ng hampas gamit ang tubo nitong si Badong. Kaya nagsisigaw na lamang ito habang napapatras. Bagsak din agad ang isa nang tamaan sa liig ni Badong at sa ulo naman ang isa pa gamit ang pamalong tubo. Matapos na mapatay ni Badong ang mga ito, agad itong naghanap ng malalabasan doon sa bangpang para agad na masundan ang dalawa na sina Tatamak at itong si Bunit. Ganon din ang ginawa nitong si Basil. Papunta ito doon sa isang lagusan na pinuntahan ni Badong. Habang itong si Dr. Maki, napatigil ito sa pagtakbo nang makitang wala ng lagusan pa ang kanyang mapuntahan. Kaya mabilis itong nagtago doon sa mga batuhan. At ilang sandali lamang, dumating na doon ang mga kalaban na sumusunod sa kanya. Uwi ka agad nitong si Major Tito. Humanda kayo. Wala nang iba pang labasan ang lugar na ito. Sigurado akong nasa paligid lamang ang ating kalaban. Talasan ninyo ang inyong mga mata. Hindi sila mga ordinaryo. At pagkatapos dahan-dahan na ang ginawang paglalakad ng mga ito
habang nakatutok na ang dalang mga baril sa mga batuhan. Nang makalapit na ang mga ito, agad na nagpaputok na ang mga ito doon sa may batuhan, kahit na hindi pa nila nakita itong si Dr. Maki. Kaya ang ginawa ng doktor, umigpaw ito papunta doon sa kabilang bahagi ng mga batuhan. At pagkatapos gumulong doon at mabilis na nagtago, nang makita naman ito ng mga kalaban, agad na nagpaputok na naman ang mga ito. Ngunit doon sa pinagtataguan nitong si Dr. Maki, mas malawak na ang mga batuhan doon at mas nakapagtago na ito ng mabuti. Dahan-dahan naman na sumunod ang grupo nila ni Major Tito. Nang makapasok na ang mga ito, biglang dinaluhong ni Dr. Maki itong si Major Tito. Sa bilis ng kilos ng doktor, hindi na naiilagan pa nitong si Major Tito ang ginawang pag-atake ng doktor. Agad na nagpakawala ito ng mga pagsipa. Tinamaan itong si Major Tito sa kanyang dibdib, kaya agad itong napaigig at napaatras. Pagkatapos, siniko ng doktor ang isang malapit lamang sa kanya. Tinamaan ito sa may ulo, kaya agad itong napaluhod. Isang sipa naman ang pinakawala ng doktor na tumama doon sa tiyan ng isa pa, kaya agad itong napabuga ng hangin at naghabol agad ng hininga. Para hindi magawang barilin itong si Dr. Maki, kinubawan niya ang isa at hinila niya doon sa may batuhan. Pagkatapos, kumuha ito ng bilo para maabot pa ang dalawa at tinamaan niya ito sa ulo at mukha. Kaya agad na bumulagta ang mga ito at nawala ng malay. Nakabulagta na ang limang mga kasama nitong si Major Tito. Kaya ang dalawa na lamang ang natitira at agad na nagkatitigan ang mga ito. Wika nitong si Major Chito na nakahanda na agad. Totoo nga ang balita, nakakaiba ang mga lakas ninyo. Tingnan natin ngayon kung ano pa ang kaya mong maibigay. Nabitiwan na niya ang kanyang baril nang tamaan siya ng sipa kanina. Kaya hinamon niya itong si Dr. Maki ng labanan na walang armas na gagamitin. Napapangiti naman itong si Dr. Maki. Uwi ka naman niya kay Medyo Tito. Walang problema iyan sa akin. Isa ka sa mga pangunahing tauhan ng general. Kaya inaasahan ko na malakas ka. Sige nga, subukan natin ngayon ang iyong taglay at lakas. Tinanggal nitong si Dr. Maki ang kanyang suot na patsikorno at inilagay doon sa kanyang bulsa. At muling sabi naman ito, wala na akong gamit na anumang armas. Simulan na natin ang bakbakan. Biglang umatake na itong si Dr. Maki. Mabilis na umaatake ito at nagpakawala agad ng mga pagtuhod at mga pagsipa. Mabilis naman na nasangga ito ng sundalo at gumanti din ng mga pagsuntok at mga pagsipa. Nang lumagpas ang sipa nitong si Major Tito, agad na umikot itong si Dr. Maki at pinatamaan niya ito ng siko sa likurang bahagi ng kanyang ulo. Kaya agad itong napasubsob sa lupa. Mabilis naman na nakabawi ito ng lakas, agad itong umigpaw patayo at nagpakawala ng mga pagsipa. Unang sipa, agad na naiwasan ito ni Dr. Maki. Ngunit ang pangalawa, tinamaan na siya sa kanyang dibdib. Kaya napapatras ang doktor at napasandal na doon sa may batuhan. Muling umatake itong si Major Tito. Dalawang magkakasunod ng mga pagsipa ang pinakawalan. Ngunit hindi na tumama ito sa doktor. Mabilis na napayuko ito at nagpakawala ng apat na mga pagsiko. Gamit ngayon ni Dr. Maki ang kanyang kaalaman sa Muay Thai. Dalawang mga pagsipa ang tumama sa ulo nitong si Major Tito. Malakas ang mga pag-ataking iyon ni Dr. Maki. Kaya agad na nayanig ang kanyang buong katawan. Napapatras na ito at napalahod habang nahihilo. Sa isip nitong si Dr. Maki, kailangan niyang pabagsakin na agad ang kanyang kalaban
bago pa makabawi ito ng lakas. Kailangan na niyang makalabas agad sa pangpang na ito at mapuntahan ang kinaroroonan nila ni Tatamak. Agad na nagpakawala ng paikot na pagtuhod itong si Dr. Maki. Punteriya sana ang ulo ng sundalo. Ngunit hindi din ito ganun kadaling patumbahin. Agad na umilag ito at nagawa pa nitong mahawakan ang doktor at ibinagsak na doon sa may batuhan. Ramdam agad nitong si Dr. Maki ang sakit sa kanyang katawan. Gumanti na ito ng mga pagsuntok. Unang suntok nito tumama sa dibdib. Ngunit ang mga sumunod ay hindi na tumama pa kay Dr. Maki. Naiilagan na ito ng doktor at pagkatapos nagawa nitong maipasok ang isang counter na suntok na tumama naman sa panga nitong si Major Tito. Tumarsik agad ang dugo galing sa bibig nito. Agad itong napaluhod. Ngunit bago pa ito, tuluyang bumagsak, pinatamaan pa ni Dr. Maki ng tuhod ang panga nito na nagiging dahilan para tuluyan itong bumagsak at nawalan ng malay. Umigpaw pa ang doktor at muling pinatama ang kanyang tuhod sa dibdib ng sundalo at isang suntok sa panga. Tumayo na itong si Dr. Maki. Hindi na gumagalaw ang kanyang kalaban. At pagkatapos, agad itong tumakbo palabas doon sa mga batuhan at naghahanap agad ng malalabasan. Ngunit nagkalat na ang mga tauhan nitong si General Duero doon sa loob ng pangpang. Kaya nahirapan itong si Dr. Maki na makalabas agad. Nagtatago pa ito doon sa mga batuhan sa pangpang para maiwasan ang mga kalaban ng mga ito na pinaghahanap na sila doon sa loob. Napang-abot naman sina Badong at Basil doon sa labasan ng pangpang. Wika agad nitong si Basil. Mukhang nasa loob pa ng pangpang si Maki. Badong, mauuna na tayo sa kanya. Kaya na ni Dr. Maki na malusutan ang lahat ng kanyang mga kalaban sa loob. Kailangan din natin na maabutan agad sina Tatamak. Pagkatapos, mabilis nang umikot ang mga ito papunta doon sa mga kakahuyan. Maingat na ang kanilang mga kilos dahil may mga nakikita na silang mga kalaban ang nagkalat doon sa buong lugar. Hinahanap nila ngayon ang kinaroroonan nila ni Tatamak at Bunit. Lumipas din ang ilang minuto na paghanap ng mga ito doon sa paligid ng kakahuyan hanggang sa masipat sila ni Bunit na inaabangan din ang kanilang pagdating. Mabilis na kumilos sina Tatamak at Bunit at sinalubong na sina Badong at Basil. Nang mapang-abot na ang mga ito, wika nitong si Tatamak. Nasaan na si Dr. Maki, Badong, Basil? Nasa loob pa ito ng pangpang, Tatamak. Naghihiwalay kami sa loob nang atakihin kami ng mga kalaban. Hayaan na natin si Maki, Tatamak. Kayang lusutan niya ang lahat ng mga kalaban. Mas nakakabuting nandoon nga ito doon sa loob para mahati ang atensyon ng ating mga kalaban. Sa ngayon, kailangan natin na iligtas na agad sina Tiger. Alam na ng ating mga kalaban ang ating ginawang pagpasok sa kanilang kuta. Baka makaisip pa ang mga ito ng masama sa ating mga kasamahan na dinukot nila. Ang mabilis na sabi nitong si Badong. Pagkatapos, mabilis nang umusad ang mga ito papunta doon sa mga kabayan. Nang makalapit na ang mga ito doon, pansamantalang nagtatago muna ang pangkat ng mga ito doon sa mga kakahuyan. Pinag-aralan muna nila kung paano makapasok doon sa mga kabayan. Wika ni Tatamak. Nasa ikalawang bahay na iyan inilagay nila sina Tiger, Badong, Basil. Ang gagawin natin ngayon, kailangan na mabilisan ang ating gagawin na pagliligtas sa kanila bago pa malaman ng lahat ng ating mga kalaban. Maraming mga nagkalat na mga nagbabantay sa paligid, kaya ang plano nila, kunin nila ni Tatamak at Bunit ang atensyon ng mga nagbabantay sa labas
habang sina Badong at Basil naman ang papasok sa loob ng bahay. Makalipas ang ilang sandali, kumilos agad ang mga ito. Lihim at maingat na umikot sina Badong at Basil doon sa kabilang bahagi para mas makalapit pa doon sa mga kabayan. Habang sina Tatamak at Bunet, mabilis nang tumakbo ang mga ito doon sa harapan at agad na inatake nila ang apat na nandoon sa tapat ng mga kakahuyan. Napakabilis ng kanilang ginawang pag-atake na sa loob lamang ng ilang sandali na patumba na nila ang apat na mga nagbabantay. Putol ang liig nung isa at may mga hiwa ang liig ng dalawa at basag naman ang bungo nung isa pa. Nang makita ito ng mga kasamahang nagbabantay doon, agad naman na pinagbabaril nila sina Tatamak at Bunet na mabilis namang nagtatago doon sa mga kakahuyan. Inalarma na ng mga ito ang lahat ng mga nagbabantay sa lugar. Samantalang itong si General Duero, mabilis na lumabas ito doon sa isa sa mga bahay na nandoon kasama itong si Commander Bura. Uwi ka naman ng rebuilding. Mukhang nakakalapit na ang mga kalaban natin, General Duero. Ano na ang gagawin natin sa mga biyag? Sagot naman ng General. Gawin na natin ang huling plano. Kunin na ang mga kabayo. Tawagan mo ang mga tauhan natin na nasa dalampasigan. Kailangan na natin na makalayo agad sa lugar na ito. Pasabugi na din ang buong pangpang. Kaya agad na sinunod nitong si Commander Bura ang utos ng General at ilang sandali pa habang pinagbabaril ng mga tauhan ng General sina Tatamak at Bunet. Biglang umaalingaungaw ang malakas na mga pagsabog sa buong paligid. Kaya agad na napuruhan ang ibang mga tauhan ng General na malapit lamang sa pagsabog na iyon. Agad na nagkagulo at nagtatago ang mga ito. Napatago na din agad sina Badong at Basil at hinahagilap ang may kagagawan sa mga pagsabog na iyon at palaisipan sa kanila kung sino ang may gawa. Batid nilang kakampi nila ito dahil ang mga kalaban ang punterya ng mga pagsabog. Ilang sandali pa ang lumipas, nakita nila itong si Dr. Maki na mabilis nang tumatakbo habang may hawak itong mga pampasabog. Kaya mabilis nang lumabas sa kanilang pinagtataguan sina Basil at Badong. Wika nitong si Badong. Basil, habang nagkagulo ang mga kalaban natin, pasukin na natin ang ikalawang bahay. Tinawag na din nila itong si Dr. Maki. Baka kasi masabugan pa ang ikalawang bahay kung saan nandoon sina Tiger at ang Pierce Brothers. Nang mapang-abot na ang mga ito, uwi ka naman itong si Basil. Maki, tulungan mo si Badong na pasukin ang loob ng ikalawang bahay na iyan. Nasa loob sina Tiger. Ako na ang bahala sa mga kalaban sa paligid. Mabilis nang kumilos sina Badong at itong si Dr. Maki. Agad na inatake nila ang limang nagbabantay sa labas ng ikalawang bahay. Habang itong si Basil, agad na inaasinta naman ang ibang mga kalaban na nasa paligid. Gumulong itong si Badong at Dr. Maki para makalapit agad sa mga kalaban na nagbabantay doon. Pinalo ni Badong ang tuhod ng dalawa, kaya agad na napasigaw ang mga ito at napaluhod sa lupa. Tinuhod ni Badong ang isa sa panga, kaya agad na napaangat ang mukha nito at agaran na nawala ng malay. Isang palo naman sa ulo ng isa pa para itong tinibag na saging na bumagsak sa lupa. Habang itong si Dr. Maki, dalawang magkakasunod na mga pagsuntok na tumama naman sa panga ng isa, kaya agad itong tumilapon at bumalanda doon sa dingding ng bahay at agad itong bumulagta ng sundan pa ng pagsipa sa liig. Bumagsak na din ang dalawa pa dahil sa mga ginawang pagpalo nitong si Badong gamit ang hawak na tubo. Nang biglang bumukas ang bintana ng bahay, may dalawa ang bumulaga sa kanila na nakatutok na ang mga dalang mga baril.
Ngunit hindi na nagawa pa ng dalawang ito na maiputok ang kanilang mga baril dahil sumagirit ang dalawang palaso at tumama sa mga ulo ng dalawang kalaban nila. Agad na bumagsak ang mga ito doon sa loob at agara na namatay. Mabilis nang umakyat itong si Badong doon sa nakabukas na bintana at gumulong doon sa loob. Agad na bumungad kay Badong ang apat pang mga kalaban doon sa loob na nagbabantay sa mga bihag ng mga ito. Dalawa sa mga ito may dalang mga baril at ang dalawa may hawak na mga mahahabang itak. Pagkapasok ni Badong, agad na inatake na ito. Napaatras si Badong doon sa dingding nang hampasin ito ng dalawang may hawak na mga itak at pinagbabaril agad itong si Badong. Kaya napatalon ito papunta doon sa may sala at mabilis na nagkubli sa mga upuan na nandoon. Sumunod na din agad itong si Dr. Maki at pagkatapos nang makapasok na ito doon sa loob, mabilis na hinaltak ang isang kalaban na may dalang baril at pagkatapos ibinagsak niya ito sa may sahig sabay ng pagsipa naman sa mga paanong isa na may dalang baril din. Pinagsasapak na ito sa mukha ni Dr. Maki. Agad na napangasab ang isa at nawalan agad ng malay. Ngunit ang isa mabilis na napagulong din ito at hinugot ang isang punyal. Doon naman sa may sala, napang-abot na sina Badong at ang dalawang kalaban na may hawak na mga itak. Unang umatake ang isang nasa unahan. Mabilis na pinagtataga agad itong si Badong. Nang sumablay ang mga pag-atake nito, bahagyang yumuko itong si Badong at nagpakawala ng isang malutong na suntok at tumama ito sa tagiliran. Agad na napahiyaw sa sobrang sakit ang kanyang kalaban at napaluhod agad ito. Pagkatapos napasubsob sa sahig. Pakiramdam nito na bali ang kanyang mga buto sa kanyang tagiliran. Habang ang isa hinataw ni Badong ang kamay nito na may hawak na itak, agad itong nabali at nadurog ang mga buto. Nagsisigaw din agad ang kalaban nitong si Badong at napatas. Sinundan agad ito ni Badong at pinalo pa sa may ulo. Basag agad ang bungo nito at agaran na nawala ng buhay pagbagsak sa sahig. Tuluyang naitumba na din ni Dr. Maki ang kanyang kalaban at tuluyang napatulog. Wika agad nitong si Badong. "Dito ka sa labas, Maki. Ako na ang papasok sa loob ng mga kwarto. Bantayan mong mabuti ang labas." Habang itong si Basil, mabilis nang lumabas ito sa kanyang pinagtataguan at tumakbo papunta sa bahay kung saan nandoon sina Badong at Dr. Maki dahil nakita niyang may mga paparating na mga kalaban. Kasama ng mga ito ang heneral at ang isang natirang pangunahing tauhan niya na si Commander Bora. Sigaw agad nitong si Basil. "Badong, Dr. Maki, bilisan na ninyo. May mga paparating na mga kalaban pa." Pagkapasok ni Badong doon sa loob ng kwarto, agad na nakita niya ang mga nakagapos na sina Tiger at ang magkapatid na Perez. Gulat na gulat pa nga ang mga reaksyon ng mga ito nang makita itong si Badong. Kita din itong si Badong ang maraming mga pasa sa katawan ng tatlo. Hinagilap agad nitong si Badong ang isang punyal na nakita niya na nakapatong doon sa may misa. Pagkatapos, mabilis nang kinalagan nito ang tatlo. Wika nitong si Badong. "Ligtas na kayo, Tiger, Lucero, Mariano. Ngunit kailangan natin agad na makalayo sa lugar na ito dahil maraming mga kalaban pa ang paparating." Walang sinayang na oras ang mga ito kahit na nanghihina at may mga pasa sa kanilang buong katawan sina Tiger. Mabilis nang kumilos na din ang mga ito at lumabas agad ng bahay. Tinulungan naman nila ni Dr. Maki at Basil ang tatlo at pagkatapos mabilis nang umibis doon sa mga kakahuyan palayo doon sa mga kabayan. May mga nakasunod agad sa kanila na mga kalaban at pinagbabaril na ang mga ito. Habang ang grupo naman ng heneral
sumunod na din ang mga ito sa grupo nila ni Badong. Habang sina Tatamak at Bunit, mabilis nang tumakbo ang dalawa palayo na din doon sa lugar. Batid nilang matagumpay na nakuha na nila ni Badong ang mga kasamahan nilang nabihag ng grupo ng mga kriminal. Ngunit habang tumatakbo ang mga ito, nasipat na sila ng grupo ni General Duero. At makalipas ang ilang minutong habulan, wika nitong si Badong, "Basil, Dr. Maki, kayo na muna ang magpapatuloy. Haharangin ko lamang ang mga sumusunod sa atin." Napalingon itong si Basil sa kanyang kapatid. Gusto niyang pigilan si Badong sa binabalak nito. Ngunit tama din ito sa kanyang desisyon. Hindi ganun kabilis ang kanilang ginawang pagtakbo dahil na rin sa nanghihina ang mga katawan nila ni Tiger at ang Pierce Brothers. At anumang oras, pwede silang maabutan ng mga kalaban. Tumuloy na sina Basil, Dr. Maki at sina Tiger habang itong si Badong mabilis na nagkubli ito doon sa likod ng mga puno ng kahoy. Doon naman sa kabilang banda, napang-abot na sina Tatamak, Bunit at ang grupo nitong si General Duero. Natawagan na din nila ang mga nagbabantay na malapit doon sa dalampasigan. Inaabangan na ng mga tauhan ng general ang pagbaba nila ni Basil kasama sina Tiger at ang Pierce Brothers. Wika nitong si Tatamak, "Mukhang napapalibutan na tayo, Bunit. Humanda ka na. Tapusin na natin ang lahat ng mga ito. Mag-iingat ka lamang kay General Duero at sa isa nitong kasama, Bunit. May mga kakaibang lakas ang mga ito sa kakayahan sa pakikipaglaban." Wika naman itong si General Duero, "Wala na kayong mapagtatakbuhan pa. Kaya lumabas na kayo para mas magiging masaya. Pagbibigyan ko pa kayo. Maglalaban tayo ng walang gamit na mga barel. Matagal ko nang gustong malalabanan kayo at nang makita ko naman ang lakas ninyo na sinasabing walang katulad." Inutusan ng general ang lahat ng kanyang mga tauhan na bitiwan ng mga ito ang mga hawak na mga barel at itak ang kanilang gagamitin. Agad naman na sumunod ang mga ito at muling sabi ng general, "Lumabas na kayo sa pinagtataguan ninyo o baka naman nagdalawang isip na kayo." Hinugot na din itong si General Duero ang kanyang punyal at ilang sandali, wika naman itong si Bunit sa kanyang kasama, "Tara na, Tatamak. Labanan na natin ang mga ito. Ang pakay natin sa pagpunta sa islang ito ay iligtas sina Tiger at ang Pierce Brothers. Ngunit kung hayaan natin na mabuhay pa ang general na ito at ang kanyang mga tauhan, maaaring makagawa pa ang mga ito ng mga kasamaan at karahasan sa hinaharap. Mas nakakabuting tatapusin na natin ang mga ito ngayon." Napangiti na din itong si Tatamak sa kanyang narinig. Tama itong si Bunit sa kanyang mga sinasabi. Wika naman ng matanda, "Tama ka, Bunit. Kaya tara na, labanan na natin ang mga ito. Saka na lamang tayo susunod sa grupo nila ni Badong. Ang mahalaga, tagumpay tayo sa ating misyon sa pagligtas sa kanila." Lumabas na itong si Tatamak at bitbit ang mahabang itak. Nakasunod naman itong si Bunit, dala ang dalawang jungle bulo. Wika agad nitong si General Duero, "Magaling. Maaaring ikaw ang sinasabi nilang si Tatamak, ang pinakamalakas at maalamat na matanda. Hindi na ako magtataka kung bakit agad ninyong napapatay at nailigpit ang aking mga tauhan." Pumalibot agad sa dalawa ang mahigit sa 40 mga tauhan nitong si General Duero na may bitbit na mga itak. Habang ang general at itong si Commander Bura bitbit ang kanilang mga matalas na mga patalim, mabilis nang umaataki ang mga ito kay Tatamak at Bunit. Sabay-sabay na din na umaataki ang mga tauhan ng mga ito. Mabilis nang umatras ang dalawa at pagkatapos agad na nagpakawala ng mga pag-atake itong si Bunit
tumba agad ang nasa unahan ng matamaan ito ng mga sipa. At pagkatapos, niyapos niya ang isang papaatake at ginilitan niya ito sa liig. Ngunit bago pa mapatay ni Bunit ang isa pa, biglang dinaluhong na siya nitong si Commander Bura at pinagtatagpas. Kakaibang bilis din ang mga galaw nitong si Commander Bura. Kaya muling napapatras itong si Bunit habang itong si Tatamak. Dalawa na din agad ang kanyang napatumba nang tamaan ang mga ito ng mga pagtaga sa kanilang mga ulo. Ngunit biglang umataki na din itong si General Duero sa matanda. Nagpakawala agad ito ng ilang mga pagsipa. Mabilis din ang general. Nagpakawala agad ito ng apat na mga sipa sa isang pag-igpaw lamang. At sinundan pa ito ng mga paghataw ng dalang patalim. Mabilis naman na umilag itong si Tatamak. Gumulong ito papunta doon sa dalawang mga tauhan ng general at itinarak nito ang kanyang hawak na itak sa dibdib ng isa. Pagkatapos, tinaga naman niya ang isa sa liig. Agad na natumba ang mga ito sa lupa at agaran na nangingisay. Matapos na mapatay iyon ni Tatamak, agad niyang iwinasiwas ang kanyang dalang itak sa kanyang likod dahil nakasunod agad sa kanya ang general. Ngunit agad naman itong napayuko at nagpakawala ng isang malakas na pagsipa na tumama naman sa dibdib nitong si Tatamak. Sa lakas ng pagkatama, tumilapon pa ang matanda doon sa mga damuhan. Ramdam talaga ni Tatamak ang sakit ng tamang iyon. Nayanig din ang kanyang katawan. Ngunit napatigil ito sa pag-iisip dahil biglang umigpaw na ang general at papasugod na ito sa kanya. Mabilis nang umigpaw patayo ang matanda kahit na medyo nahihilo pa ito. At pagkatapos, umikot si Tatamak at tinaga niya ang general. Hindi naman ito tumama. Ngunit ang kasunod na ginawang pagsiko ni Tatamak, tumama na ito sa mukha ng general. Kaya napaangat ang ulo nito at napaatras. Hindi na ito nasundan pa ng mga pag-atake dahil may mga tauhan ang general ang nasa kanyang likuran at pinagtataga na itong si Tatamak. Agad siyang gumulong papalapit kay Bunit. Sa kabilang banda naman, nang mapatapat kay Badong ang 10 mga kalaban na nakasunod sa kanila, agad na tumalon itong si Badong at dinaluhong agad ang isa. Pagkatapos, hinawakan niya ang ulo nito at iniuntog doon sa puno ng kahoy. Agad itong napaigit at nawala ng malay. Pagkatapos, umikot itong si Badong at hinampas niya ang ulo ng isa at sa paa naman ang isa pa gamit ang kanyang pamalong tubo. Basag agad ang bungo ng isa para itong tinibag na puno ng saging na bumagsak sa lupa. Agad itong nawala ng buhay habang ang isa naman napapahiyaw na ito sa sobrang sakit ng mabasag ang mga buto nito sa paa. Tuluyan na itong bumulagta nang tamaan pa ng isang sapak sa mukha ni Badong. Agad naman na pinagbabaril itong si Badong ng mga natitirang mga kalaban. Ngunit nahawakan nito ang isa at isinangga ni Badong ang katawan nito. Kaya dito bumaon ang lahat ng mga bala. Sa isang iglap, biglang nawala na naman itong si Badong sa harapan ng mga kalaban at sumulpot na lamang ito sa kanilang likuran at hinampas agad ang isa sa ulo. Kaya agad itong nabuwal sa lupa. Matapos na gawin iyon ni Badong, mabilis na umikot ito habang nagpakawala ng mga pagsiko at pagpalo ng tubo. Bagsak ang dalawang tinamaan ng kanyang siko sa mga mukha. Nawalan ng malay agad ang isa at namimilipit naman sa sobrang sakit ang isa pa. Dalawa naman ang kanyang tinamaan sa hawak na tubo na agad na napapasigaw ang isa nang mabali ang braso nito habang ang isa agad itong bulagta ng tamaan ni Badong sa liig. Nagawa naman ng isa na paputukan itong si Badong habang napasandal na ito doon sa puno ng kahoy. Ngunit laking pagkagulat nito nang mawala na sa kanyang harapan itong si Badong. Napakabilis na bumagsak ito
sa kanyang harapan at pagkatapos nagpakawala ng isang napakalutong na suntok na tumama naman sa kanyang sikmura. Agad na nagdilim ang kanyang paningin at tuluyang bumagsak na ito sa lupa at nawala ng malay. Nakabulagta na ang lahat ng mga kalaban ni Badong. May isang gumagapang pa. Nang lapitan ito ni Badong, nagmamakaawa na ito sa kanya. Kaya pinapabayaan na lamang ito ni Badong at pagkatapos, mabilis nang tumakbo papunta doon sa unahan. Nakikita niya kasi ang mga paglalaban nila ni Tata Mac kasama itong si Bunit, laban naman sa grupo ni General Duero. Sa kabilang banda, bumagsak na itong si Bunit nang tamaan ng dalawang mga suntok at isang sipa ni Commander Bura. May sugat na din ito sa kanyang braso. Anim na ang napatay nitong si Bunit. Ngunit nahihirapan siya kay Commander Bura. Sa tuwing aatake kasi ito sa kanya at parang bumukang-buka ang mga bibig, agad na maramdaman ni Bunit ang sobrang pagkahilo. Parang umiikot ang kanyang buong paligid. Mabilis na gumulong itong si Bunit nang makalapit pa ang dalawang tauhan nitong si Commander Bura at patuloy na pinagtataga itong si Bunit. Agad naman na tinagpas niya ang mga paa ng mga ito at pagkatapos niyakap niya galing sa likuran ang isa at ginilitan na ito sa liig habang ang isa itinapon niya ang hawak na jungle bulo na tumarak naman sa dibdib nito. Agad na namatay ang dalawa. Ngunit papasugod na naman sa kanya itong si Commander Bura. Pagkatapos, nagpakawala agad ito ng mga pagtagpas. Iniharang ni Bunit ang katawan ng kanyang napatay at ito ang mga tinamaan ni Commander Bura ng mga pagtaga. Pagkatapos, umikot itong si Bunit at nagpakawala ng dalawang magkakasunod na mga pagsipa. Tinamaan niya sa dibdib ang Commander kaya agad itong natumba sa lupa. Unang beses na nakatama itong si Bunit sa kanyang kalaban ng ganun kalakas. Itong si Tata Mac, hirap pa rin itong mapatamaan ng maayos si General Duero. Mabilis at mautak din kung lumaban ang taong ito. Sa isip ni Tata Mac, kung si General Duero lamang ang kanyang kaharap ngayon, maaring natalo na niya ito. Ngunit may mga tauhan din ang mga ito at panay din ang ginawang pag-atake sa kanya. Kailangan pa rin niyang mag-ingat dahil matatalas ang mga dalang itak ng mga ito. Umatras muna itong si Tata Mac at hinagip niya ng mga pagtaga ang mga kalaban na nasa kanyang likuran. Agad na tinamaan niya ang isa sa liig kaya agad itong napalhod habang hawak ang liig na sugatan at may sumisirit na dugo. Pagkatapos, gumulong ang matanda at pinagtataga ang mga pa ng dalawa pa. Agad na naghiyawan ang mga ito at umatras. Ngunit hindi na sila hinahayaan pa ng matanda. Pinagtataga na ito ni Tata Mac sa kanilang mga ulo na naging dahilan para agad na bawian ng buhay ang mga ito. Agad naman na umatake ang general sa matanda. Nagpaikot-ikot ito habang iwinasiwas ang dalang patalim. Wika pa nito kay Tata Mac. Ako ang harapin mo, tanda. Huwag kang umatras ng atras. Ilang sandali pa, patuloy sa pag-atake itong si General Duero. Ngunit biglang umabanti itong si Tata Mac at nagawa nitong mahawakan ang kanang braso ng sundalo at pinitik ang punong kilikili nito. Pagkatapos, ibinagsak na ito ni Tata Mac sa lupa. Malakas ang ginawang iyon ni Tata Mac, kaya ramdam itong si General Duero ang panginginig sa kanyang katawan. Agad naman na tinaga ito ni Tata Mac habang nakahandusay pa ito sa lupa. Ngunit agad na naikapit naman ng general ang kanyang mga paa sa paa ng matanda. Kaya naitumba din ito si Tata Mac at pagkatapos nagpakawala ito ng mga pagtagpas. Nagkasabay pa sila ni Tata Mac. Kaya kapwa tinamaan ang mga ito ng mga taga. Tinamaan sa dibdib itong si Tata Mac at tinamaan naman ang general sa kanyang mga braso. Ngunit mas nauna itong si Tata Mac na nagpakawala ng pagsipa. Kaya napatalsik ang general nang tamaan ito ng matanda sa kanyang mukha. Sa mga pagkakataon na iyon, tamang-tama
na dumating itong si Badong doon sa pinangyarihan ng paglalaban. Nasugatan pa itong si Bunit at nahihirapan na itong kalabanin itong si Commander Bura dahil na rin sa kanyang mga natamong mga sugat at pagod na rin sa mga labanan. Nang sumablay ang suntok ni Bunit, biglang sumigaw ng tatlong banyagang salita ang Commander. Pagkatapos, agad na napatigil itong si Bunit. Pakiramdam niya na parang namamanhid ang kanyang buong katawan. Dito na itinaas ni Commander Bora ang kanyang kanang kamay na may hawak na punyal. Wika nito, "Kahit na gaano ka pa kalakas, hindi mo ako matatalo dahil sa hawak kong mga kaalaman sa mga orasyon." At mabilis na itinarak nito ang dalang patalim punteriya ang tagiliran nitong si Bunit. Napamura sa kanyang isip itong si Bunit. Hindi pa niya maigalaw ang kanyang buong katawan dahil sa epekto ng orasyon na ginawa ni Commander Bora. Kapag tinamaan siya sa patalim na ito, siguradong katapusan na niya. Pumikit na lamang itong si Bunit. Nahuli na siya ng mga orasyon ni Commander Bora at hindi na niya maikilos ang kanyang katawan. Kaya sa tingin niya, hindi na niya ito maiwasan pa. Ngunit sa isang iglap, maagap na nahawakan ni Badong ang kamay nitong si Commander Bora at isang malutong na suntok ang kanyang pinakawalan na tumama sa dibdib ng Commander. Kaya agad itong napaigik at tumalsik. Pakiramdam nitong si Commander Bora na parang napinsala ang kanyang mga buto sa kanyang dibdib. Parang may isang malaki at malakas na bagay ang tumama nito. Agad itong napabulagta pati haya. Wika nitong si Badong, "Bunit, ako nang bahala sa taong ito." Napamulat ang mga mata nitong si Bunit at napamura pa ito. Ilang beses nang nailigtas ni Badong ang kanyang buhay. "Maraming salamat, Badong. Mukhang nanghihina ako dahil sa aking mga natamong mga sugat. Mag-iingat ka sa kanya. May mga kaalaman sa orasyon at may taglay na agimat ang isang iyan." Pagkatapos noon, agad na hinarap ni Bunit ang mga tauhan nitong si General Duero. Umatake kasi agad ang mga ito sa kanila. Habang itong si Badong naglalakad na ito papunta kay Commander Bora na patuloy pa rin na namimilipit dahil sa sakit habang pilit na makatayo. Wika nitong si Badong, "Nagulat ka ba sa ginawa ko, Commander Bora? Sa akin mo gamitin ang mga kakayahan mo. Tingnan natin kung hanggang saan ang kaya mo." Ilang sandali nang tuluyan ng makatayo itong si Commander Bora at makalapit itong si Badong, biglang nag-uusal ito ng mga orasyon at mayroong tatlong banyagang salita ang kanyang pinakawalan. Pagkatapos, bumira na ito ng mga suntok. Naramdaman ni Badong na namamanhid ang kanyang buong katawan. Ngunit agad naman na nawawala ang mga ito dahil na rin sa mga taglay ni Badong. Tinamaan siya sa kanyang panga at sikmura. Kaya medyo napatras itong si Badong. Sinadya niyang magpatama para mas makalapit sa kanya ang kalaban at bumukas ng todo ang depensa nito. Nang mapatras itong si Badong, mabilis na pinulot ni Commander Bora ang kanyang nabitiwa na patalim. At pagkatapos muling umatake na ito kay Badong, agad na isinaksak nito ang dalang patalim punteriya, ang tiyan at dibdib nitong si Badong. Ilang sandali, wika nitong si Badong, "Ayan, kumagat ka din sa aking patibong, Commander Bora. Masyado mo yatang minaliit ang kakayahan ko at inaakala mong mapapatay mo ako agad." Nahawakan na ni Badong ang kamay nitong si Commander Bora na may hawak na patalim. At pagkatapos, agad niya itong pinilipit at nagpakawala ng suntok patama sa braso nitong may hawak na patalim. Pagkatama nito, maririnig mo pa agad ang lagutok ng nabasag na buto.
agad na napasigaw itong si Commander Bura at isang suntok pa ang pinakawalan nitong si Badong na tumama naman sa liig ng kanyang kalaban. Agad na napabugwak ito ng maraming mga dugo. Lumaylay agad ang ulo nito. Ngunit bago pa ito bumagsak sa lupa, nagpakawala na si Badong gamit naman ngayon ang kanyang kaliwang kamay. Pinatam niya ito sa panga ni Commander Bura na sa mga pagkakataon na iyon, pabagsak na sana sa lupa. Nang tamaan ito ni Badong, bahagyang umangat pa nga ang mukha nito. Kaya nang tuluyan na itong bumagsak sa lupa, wala na itong buhay. Habang si Bunit, kahit na may mga malalaking sugat ito sa katawan, patuloy pa rin na nakipaglaban ito sa mga tauhan ni General Duero. Apat pa ang kanyang napatay nang matamaan niya ito ng mga taga. Mabilis nang tumakbo itong si Badong para tulungan itong si Tata Mac na sa mga pagkakataon na iyon may mga sugat na din. Nahihirapan din ang matanda laban kay General Duero. May sugat na din ang general sanhi ng mga tama ng taga ni Tata Mac. May sugat na ito sa magkabilang braso at dibdib. Habang itong si Tata Mac, may sugat ito sa dibdib at paa. Mas malaki ang sugat nito sa paa, kaya nahihirapan itong makagalaw ng maayos. Habang tumatakbo itong si Badong, hinarang ito ng tatlong mga kalaban na may hawak na mga itak. Galit na galit ang mga ito nang makitang napatay ni Badong ang isa sa kanilang namumuno na si Commander Bura. Agad na tinagpas itong si Badong. Agad naman na napayuko ito at pagkatapos sinikwat niya ng suntok ang isa sa sikmura. Kaya agad itong napaupo at napasuka sa lakas ng suntok na iyon ni Badong. Naghabol agad ito ng hininga at pagkatapos tinadyakan itong si Badong ang paa nung isa. Kaya agad itong nawalan ng balanse at tinuhod niya ito sa panga. Kaya pagbagsak nito sa lupa, agad itong nawalan ng malay. Habang ang isang papasugod, biglang napatigil ito sa pag-abante at parang tinibag na puno ng saging na bumulagta ng tamaan ng sapak ni Badong sa panga. Matapos na mapatumba niya ang tatlo, muling umusad itong si Badong at dinaluhong agad itong si General Duero. Agad na napangbuno ang mga ito at nagpagulong-gulong doon sa may damuhan. Wika nitong si Tata Mac, "Talagang may sahalimaw ka, Badong. Ikaw at si Basil ang nagiging dahilan kung bakit matagumpay natin na nabawi sina Tiger." Napalingon itong si Tata Mac sa kinaroroonan ng katawan nitong si Commander Bura na wala ng buhay. Napailing na lamang itong si Tata Mac sa kanyang isip. Kung hindi pa dumating itong si Badong, maaaring matatagalan pa sila sa pakikipaglaban sa mga ito. Habang sina Badong at General Duero, nagsusubukan na ang mga ito ng lakas. Ngunit mas nanaig ang lakas nitong si Badong. Agad na naisandal niya ang general doon sa puno ng kahoy. Nabitiwan na din ito ang hawak na pataling. Agad na nagpakawala ng mga suntok itong si Badong. Kahit nasa alanganin na sitwasyon itong si General Duero, nagawa pa rin itong makaiwas sa mga pag-atake ni Badong at nasangga ang huling suntok nito. Ngunit sa huling suntok na iyon, kahit na nasangga pa ito ni General Duero, nayanig pa rin ang kanyang buong katawan. Ngayon, natikman na niya ang kanyang inaasam na masubukan ang lakas ng grupo nila ni Tata Mac. At ngayon, malas niya dahil ang kanyang kaharap ay itong si Badong. Sa kabila ng pagkayanig ng katawan ng general, nagawa pa rin itong magpakawala ng mga suntok at pagsipa. Nang bumitaw ng sipa itong si General Duero, na ilusot ni Badong ang malakas na suntok na tumama sa dibdib ng general. Napaigik nga ito at muling napasandal doon sa puno. Biglang naramdaman itong si General Duero na naninikip ang kanyang paghinga. Isang sapak pa
Gamit naman ngayon ang kaliwang kamay ni Badong. Agad na nagdilim ang paningin ng heneral at isang pamatay na suntok ang tumapos nito nang tamaan ito ni Badong ng malutong na suntok sa ibaba ng kanyang kilikili. Nabali ang mga buto nito sa tagiliran at tuluyan na itong bumulagta. Nawalan lamang ito ng malay. Ngunit dahil sa pagdurugo sa loob ng katawan nitong si General Duero, tuluyan na rin itong namatay. Napatitig na lamang itong si Badong habang nakamasid sa katawan ni General Duero. Wika ni Tatamak. Talagang wala kang katulad. Walang katulad ang lakas mo, Badong. Patay na ang isang iyan. Kailangan na natin na makaalis agad sa lugar na ito at maabutan sina Basil. Tara na, Tatamak. Lumingon itong si Badong kay Bonet na napatay na din ito lahat ng mga tauhan ng heneral. Agad na nilapitan nila ito dahil na rin sa dami ng dugong lumabas sa katawan itong si Bonet, mas lalong nanghihina ito. Wika ni Tatamak. Nguyain mo ang dahon na ito, Bonet. Pansamantalang maampat nito ang pagdurugo ng iyong mga sugat. Pagdating natin doon sa ating mga bangka, saka kita gagamutin ng maayos. Ilang sandali ang lumipas, umalis na ang tatlo sa lugar na iyon. Sa mga pagkakataon din na iyon, dumating na din doon sa isla ang mga tauhan ng organisasyon na sakay ng anim na mga bangka. Nasabaybayin na ang mga ito, kasama naman ang grupo nila ni Boss Bitoy at naghihintay sa kanilang pagdating. Samantalang ang mga tauhan nitong si General Duero na nakapwisto na doon sa gilid ng kakahuyan na malapit lamang sa dalampasigan, nang makita ng mga ito ang dami ng mga tauhan ng organisasyon, napilitan ang mga ito na umatras at bumalik doon sa kanilang kuta sa mga bukirin. Saktong nakalabas na din sina Basel, Dr. Maki, kasama ang tatlo na sina Tiger at ang Pierce Brothers. Agad na tinulungan ang mga ito ng grupo ng organisasyon at inalalayan ang tatlo. Samantalang sina Dr. Maki at Basel, pansamantalang nagpaiwan muna ang mga ito sa labasan ng kakahuyan para hintayin ang pagdating nila ni Badong. Wika nitong si Boss Bitoy. Nasaan na sina Badong, Tatamak at Bulit, Basil, Dr. Maki? Hinaharangan nila ang mga sumusunod sa amin, Boss Bitoy. Ngunit alam kong kayang-kaya nila ang mga iyon. Si Bulit lamang ang inaalala ko dahil kanina pa ito nasusugatan. Malalim ang kanyang mga natamong sugat. Kailangan niyang magamot agad. Naghihintay din muna ng ilang minuto ang mga ito hanggang sa may nakita ang mga ito na tatlong papalabas doon galing sa kakahuyan. Sina Badong, Tatamak at Bunit. Unang naglalakad itong si Badong habang nakasunod naman itong si Tatamak na hawak pa rin ang kanyang itak na may mga tumutulog pang mga dugo. Nakasunod naman itong si Bunit na nagpaika-ika sa paglalakad. Agad na nagpalakpakan ang mga tauhan ng organisasyon, pati nga sina Tiger na kasalukuyang nasa bangka na at naghihintay sa kanilang pagdating. Napapangiti na rin ito. Wika nitong si Tiger. Nandirito na ang tatlo. Napakalaking utang na loob namin sa inyo. Utang namin ang aming mga buhay. Sagot naman itong si Kid Lucero. Tama ka, Tiger. Nang mapunta tayo doon sa kuta, hindi ko inaakala na mailigtas pa tayo ng ganun kadali. Ngunit walang kahirap-hirap na ginawa nila ito ni Tatamak. At dahil na rin sa tulong nila ni Badong, Basil, Bunit at Dr. Maki, limang mga mandirigma laban sa daan-daan na mga kalaban. Hindi makapaniwala ang mga ito sa ginawa nila ni Tatamak. Ngunit mas marami sa kanila ang napabilib sa kakayahan ng mga ito. Lumapit agad ang mga tauhan ng organisasyon nila ni Badong at tinulungan sina Tatamak at Bunit na may mga sugat. Nang mapang-abot na ang magkapatid
wika agad nitong si Basil. Nag-alala ako ng kaunti sa iyo, Badong. Ngunit dahil kasama kanila, panatag na din ang aking kalooban. Napangiti na lamang itong si Badong. Sagot naman niya kay Basil. Medyo natagalan din kami, Basil. Malakas din ang dalawang natitirang namumuno sa kanila na si General Duero at itong si Commander Bora. Ngunit nagawan ko din ito ng paraan. Tinapos ko na ang dalawa. Pagkatapos na makapag-usap ang mga ito, sumakay na sila doon sa mga bangka at bumalik na ang mga ito doon sa kanilang bayan sa San Nicolas. Dumiritso ang grupo nila ni Badong doon sa kanilang lugar sa Kalye 13. Ang mga ginto naman na ibinigay ni Lakan Itnig sa kanila, pinaghahatian nila ang mga ito. Ngunit itong si Kid Lucero at ang buong organisasyon, nakapagpasya ang mga ito na ibibigay nila ang lahat ng mga ito sa grupo nila ni Badong. Pansamantalang nakamtan muna nila ang kapayapaan ng ilang araw. Mas madalas na din na nakabisita itong si Badong kay Lala. Habang itong si Basil, itinuloy nila ni Badong at Bonnet ang pagpapatayo ng bahay doon sa Kalye 13. Dumating ang araw ng Sabado. Pinatawag ni Manong Gabriel sina Basil, Bonnet, Dr. Maki at itong si Badong. Nagtataka ang mga ito kung bakit biglaan ang ginawang pagpapatawag ni Manong Gabriel sa kanila. Pagdating ng mga ito doon sa kuta nila ni Manong Gabriel, gulat na gulat pa nga ang apat nang maabutan nila doon, itong si Kid Lucero at Tata Mac, kasama ang dalawang katao na ngayon pa lamang nila nakikita. At ang mas ikinagulat nila, kasama ng mga ito, itong si Talia, ang mandirigmang babae na nakalaban itong si Bonnet doon sa isla ng Tabas. Tanong agad itong si Badong kay Tata Mac. Ano ang ibig sabihin nito, Tata Mac? May laban na ba kami? Napangiti na lamang ang matanda. Sagot nito kay Badong. Wala pa muna, Badong. Pansamantalang ititigil muna ang labanan sa underground fighting para ayusin muna ang mga nagiging problema sa loob. Si Kid Lucero na ang bahalang magpapaliwanag sa inyo. Kaya agad na nag-uusap ng masinsinan ang mga ito. Humingi ng tulong ang mga ito sa kanila. Ipinakilala na din ni Kid Lucero ang dalawa nitong mga kasama na sina Hippie Gordon at Piotr Villacampa, pinsa naman ito ni Talia. Mga pulis ang mga ito at nabalitaan nila ang kakaibang galing nila ni Badong sa pakikipaglaban. Kaya naisipan ng mga ito na lumapit sa organisasyon para makahingi ng tulong kina Badong kapalit ng malaking kabayaran. Ang bayan ng San Roque ang pinakamalaking bayan doon sa kanilang lugar. Mayroong pinakamalaking kulungan ang nakatayo sa lugar na ito. Libo-libo ang mga nakakulong na halo-halo na. Nandirito ang mga pinakamabangis at halang ang kaluluwa. Marami ng mga naiulat na mga patayan sa kulungan na ito. Talamak din daw ang bintahan ng mga droga. Sa kulungan na ito, namatay ang kapatid nitong si Talia na isang pulis at pinsan ni Piotr Villacampa. Hanggang ngayon, hindi pa rin nila malaman kung ano ang nagiging dahilan ng pagkamatay nito, kasama pa ang apat pang mga pulis. Kaya kung papayag sina Badong, magpapanggap ang mga ito na mga priso, kasama itong si Bonnet, at lihim na mag-iimbestiga ang mga ito sa loob ng kulungan. Habang itong si Basil, gawa nila ito ng paraan para makapasok din sa pagiging isang pulis na tagabantay doon sa kulungan na iyon sa tulong nitong si Hippie Gordon. May hinala din kasi ang mga ito na ang nagpasimuno ng lahat ng kaguluhan at kasamaan sa loob ng kulungan na iyon ay ang mismong Gerwardin sa lugar, itong si Master Sergeant Salido.